Geek Walam. Hello mga Geekos, welcome to the Geek Walam Show. At ngayon, nasa bagong episode na tayo at pag-uusapan natin ang isang topic na malapit sa ating mga parang ano, maalaalok. Oo nga, sumakit yung likod ko, men. Bakit na lang naging madamdamin yung ano? Maging madamdamin. Oo nga eh. Wala niya yung episode title. Ano yan, bagong Creed yan. Creed ng Ubisoft. Yan, it's about Assassin's Creed series ng Ubisoft, no? So, nothing is new. Everything is premium. So, kasama natin sa show natin ngayon, no? Ako yung host, Ed Flex, Edico, and si Dance. And syempre, andito ulit ang ating bisita, si paring Jazz. So, Just lang. So, yun nga, si Assassin's Creed, isa siyang game made by none other than Ubisoft. So, si Ubisoft, guys, isang gaming company ngayon ni... May under ba siya? Under ba ni... Ano siya ngayon? Wala. Pinilo ba siya ba ni someone? Ni Tencent? Alam ko under kay Tencent. Ano ko ba yung ano siya? May... Baka may ano, stocks. May share si Tencent. May pero shares. Hindi siya. Oh, si Tencent. Pero hindi, oh, hindi siya made. So, ayun, kung alam niyo yung mga other games like si sino pa ba yun? Hindi lang nawala sa isip ko yung games. Yung Skull and Bones, pati si sino pa yun? Ayan, Far Cry series, di ba? Pati yung recent Watch Star Wars. Watch Dogs. Watch Dogs series din. So, ito, isa to sa mga flagship titles nila, si Assassin's Division. Creed. Tsaka Rainbow R6 pala sila din. Rainbow Siege. Tsaka may bago R6. Silang ano, free-to-play game na X-Defiant. Ubisoft ba? Oo. X-Defiant, ano yun? So, parang yun nga. Parang ano PUBG? Parang ganun. Type? PUBG Mobile? Or parang, hindi, ano siya, PlayStation. Nga nasa console PS. PlayStation. O, baka nalaman na ni ano, Jazz. Pero, So, ayun, ito yung isa to sa mga flagship titles nga nila. Na nagsa-center around sa, ano, more on historical na, ngayon, medyo RPG, pero patalon-talon yung genre niya dati. Compared dati pala. Patalon-talon, so, parang nagpa-parker. Pa-parker yung, ano, yung Halatang tagal na hindi naglaro eh. Pero, Leap of Faith. Sorry. Ganun din yung reviews. Leap of Faith natin yung taas. Sarang. Leap of Faith. Laking faith nila sa ano mga recent games nila. Pero, yun nga, just a brief history lang. So we have, matagal na siyang, it's a long-standing series na. No? So we have protagonists that ranges from nung 11th century, which is itong si Altair. So sa mga nakakilala pa ng mga, ano, mga geekos nakakilala pa sa mga to, i-comment nyo sino yung favorite assassin nyo. So, down below. Ayun nga, down below sa comment. So, itong si Altair, nagsimula tayo with Assassin's Creed 1. Das Assassin's Creed 2, si 2 Revelations, pati Brotherhood, si Ezio Auditore. Yung, hot grandpa. The joke. Tapos, after ng series ni Ezio, si Connor, or si
Raton Haketon. Raton Haketon. Naku, papatayin ko ng mga... American. O, totoo mga ako sa mga mga Cherokee. Tignan mo na yung likod mo, boy. Baka may asa. Kapuasa kasi na ako, guys. Pero... Eagle Vision yan sa'yo, no? Nakapunerad ka na sa Eagle Vision. Ako na yung went sa Eagle Vision. De joke lang. Pero, ayun, in addition to that, meron din siyang kasama, which is si Aveline Grand Prix. Na ano siya, parang on another console siya, pero later release sa PC din. So next naman kay Connor, si Edward, yung grandpa ni Connor. Tapos yung ano din niya, si kasamahan niya, si Adewale, yung parang tropa-tropa. Si Vice Captain. Vice Captain. Assassin's Creed 4 na to. Pero si Black, siya, wala siyang 4. Black Flag yung ano niya. Black Flag na. Nakalimutan ko pala sabihin si ano din, no? Counted siya as assassin. Si Haytham Kenway, yung anak ni Edward. Pero parang, dun nag-center yung story eh. Nung sa 3 and sa 4, pati yung mga DLCs niya. Parang, medyo dun siya nagka-relate. So, after ng 3, ito naman, yung 1 to 3 basically, nandun si Desmond Miles naman. So, ayun yung parang series niya. Siya sa talaga yung main day. Protagonist yes. Sa modern day na parang nire-relieve niya lang yung mga itong mga ancestors niya. Kaya so, kung makikita niyo may pagkahawig yung si Desmond is kina Ezio Altair. No? Yun yung reason. Yun yung reason. So, nung after that, another, yung next naman na assassin, nung si after 4 Black Flag, si Shay, which is Assassin's Creed Rogue. Rogue. Ano ba na? Si Rogue. Dito lang ako. Uy, may ano daw siya. Ano? Series. So, wait. Explain ko lang. Hindi ako masyadong mahilig sa... Wala akong masyadong alam dito sa series na to. Itong laro lang to, Assassin's Creed 2, tsaka yung Brotherhood one. Lang yung nalaro ko. Ah. Yung 1, hindi. Hindi parang talaga. Umpisa lang nalaro ko. Pero yung, eto lang, Assassin's Creed 2 tsaka Brotherhood. Tapos yun, na-enjoy ko yung Assassin's Creed 2. Sobrang enjoy ko yan. Pero yung Brotherhood, Hindi ko masyadong trip eh, nung natapos ko. Pero baka laruin ko uli. Kasi sobrang dali ng mga assassin pag papatay mo na. So, Pero yun nga, nangyari kasi doon sa Brotherhood, pagkakaalala ko, namatay si Desmond. Spoiler. Sige, spoiler na to. Spoiler! Alam niyo na to. Uy, sa 3 yun eh. Namatay si Desmond. Hindi, may sumaksak sa kanya sa Brotherhood eh. Nakoma siya. Nakoma. Kasi ano, may hinawakan siya na artifact. Yung Apple of Eden, hinawakan niya. Tapos may sumaksak sa kanya. Parang na-control siya. Nasaksak niya si Lucy. Yung double ocean. Spoiler alert, guys! Tagal mo yan? Dami ng laro eh. Imposible yung hindi nalaro yung ano eh. Isa yung ano, let's see ako lang kasi audio talaga yan, man. Isa sa mga pinaka-recommended na ano, AC games talaga. Yung one, understandable naman hindi kasi di ba naman ganun ganda yung parang mechanics, ganun. Pero yung ano, at siya ko lang ito nga, may special place sa heart ng mga assassin, ng mga gamers. Kasi, mga na-fall in love talaga sila sa story. Ayan talaga. Kaya, lalo na nagkaroon ng dual blade. Dual blade? Doon ako napabente. Nung una kay Altair, isa lang eh. Ah, okay. Tapos ano, binigyan pa ng isa pa. Okay. Good. Diba, yung ano, yung barrel hidden gun. Ah, doon din. Doon din. Pinalabas din yun sa trailer. Pero gips natin dyan si Leonardo da Vinci. Kaya talagang ano, renaissance of the, ano yan eh, the assassin. Kasi dami na lang nilagay na magandang ano. Tsaka ano, weapon. Like the, ano. Dual hidden. Saka ano, gun. Parang nakikita ko doon sa mga bagong Assassin's Creed, ang daming mga
chuchu na eh. Dito simple lang. Na. Actually, pa-modern na pa-modern talaga. Mga, kasi kung ano din yung settings. Kung ano rin yung era na meron sila niya. Victorian era, Renaissance yung gano'ng edge. Pa yung wait lang. Yung sa Egypt, ancient Egypt na Assassin's Creed, may mga... Oh, may mga weapon na doon na ano yung parang spear, tapos may mga upgrade na. Kasi nga doon nag-start yung RPG. So mamaya pa pag-usapan. Pero, so, kung, wait lang, hindi ko pa naano yung tanong ko. Yung mukha ko on all this, guys. Ah, yung tanong ko, kasi parang naitaw dun sa mga, pag nanonood ako mga let's play nito, kaya mga stream, yung mga bagong Assassin's Creed, parang wala na si Desmond talaga. Ano ba nangyari dun? So, spoiler alert, guys. Oh, spoil yun na. Nung, ano, nung AC3, namatay siya sa huli. It also be the world. Kumbaga, yan yung ano yung yun yung 2012 na storya na mag-e-end yung word ng 2012. Sabi ni Nostradamus mag-e-end daw. So, kinunik yun ng ano, kinunik yun ng Ubisoft sa real world natin. Na si Desmond, sinave tayo. Sinave tayo. May dalawang option siya eh. Tandang-tanda ako pa yun eh. Parang nagalit nga ako nun eh. So, first option is parang yung gusto niya may gigil pa ni ano eh, Coco Martin eh. Dila pa. Basta yun. Joke. So, ayun yan, dalawang options yung ano niya nun, di ba? Parang, unang option is parang magre-reset ulit yung mundo sa in the way it was, na parang maraming mamamatay. Oh, parang Genesis, di ba? Parang, magiging prophet daw siya, pero in the future, yung mga descendants niya magkakaroon ng different versions ng story niya, tapos magiging different religions na yun, tapos parang pabalik ulit sa ganong civilization yung meron tayo. Either that or isa-sacrifice niya yung sarili niya. Pero, ano, mabubuhay si Juno ba yan? Minerva? Nakalimutan ko na eh. Parang, Juno? Parang, kasi may mga, ano, yung mga parang gods dyan. Oo, yung mga gods. Oo, yun din yung, pero medyo nag-blend din sa mga ganyang part. Ako eh, yun naalala ko yan, si Juno, si Minerva, si Jupiter. Nandiyan din siya, yung lalaki. Ayun. Yung sitawag sa kanila, per civilization. So, yung pinili ni Desmond is yung option 2. Yung nagpakamatay siya, nag-sacrifice siya ng buhay niya para, ano, para to save everyone. Ganun daw. Pero, ayun. Ano nangyari doon sa, ano? Sa ibang laro? Yes. Bet na doon pa rin. Ano yung story nung ibang laro? Kung ganun? Ganito, ang nangyari kasi, doon sa 4, sa Rogue naman, nagkaroon ng parang ano, initiate yung tawag sa bida since wala na nga si Desmond. Mm. Pero nandun pa rin yung mga kasama nila, si, ang pangalan ano? Yung kasama nila, si Rebecca. Si Rebecca, Sean. Si Sean. Rebecca. Sean. Sila. Ang inaamangan na malalala doon is yung, si William. Si William Miles din, yung father ni Desmond. Tapos, so, yung master ng assassin. Since wala nang si Desmond doon, ayun, ang hinahanap nila is yung Sage. Doon yun sa 4 and 5, alam ko yun. Though may Sage din na topic doon sa Unity. So, yun ang pinag-tawag sa kanya is initiate until umabot siya ng ano, parang syndicate na wala talagang typical na bida, parang ikaw lang, ganun. Kung tumating yung RPG, nandun na, si Layla, hasa naman yung ano, magong protagonist na para siyang si ano, Desmond. Mm-mm. Hanggang siya nagtuloy-tuloy. Then, spoiler alert, ayun, may nangyari nga sa ano, DLC ng Valhalla, which is... Valhalla ba o sa ano, Odyssey? Actually, sa ano eh. Sa Odyssey muna, parang nakuha niya yung ano, yung spear ni Cassandra. Stop pala. Sorry, spiritual. Ipaso yung spiritual yun dito sa, ano, Cup of Hermes yata yun. Tapos yung nag-grant yung, ano, immortality. Diba? Mm-mm. Nag-grant yun ang immortality. Ayun. Tapos yun, spell alert nga, Morph Desmond. Tapos ang ginawa nila yung... Boy, sir. Parang...
gatekeeper siya. Nag-explore sila na ano, na explore nila yung mga ibang timeline. So, diyan na papasok yung ano, moving forward, which is yung sa ano nga, yung sa Mirage, until sa mga next AC projects. Multiverse na? Nag-aanap sila ng parang timeline na safe. Si Layla sa si Desmond. What? Pero still, Desmond doon, aparente na lang siya. Hindi siya yung ano. Hindi siya parang kagaya ng dati na nabuhin niya pa yung figure niya. Ganun. Ah, pero yung boy, nag-ano yan, nagsasalita siya. Nagsasalita talaga. Nagsasalita talaga. Oo. Oh. Kasi, sabi ko, brang daming timeline, di nga alam kung alin din yung hahanapin. So, mas tabilis nila kandala yung ayaw. Ano wala din sa Layla? Bumalik nga, si Basim na. Siya naman yung modern day assassin ngayon, kasama nila William Miles. Kaya backstory ngayon nasa Mirage. Kung paano naging Basim. Kung paano naging Loki si Basim, ganun. Kung paano na gising yung ano, yung heritage niya. Mamaya, tatakas si natin yan. Yung tumatatak sa isip ko yung sinabi niyo kanina, yung ayos mga kapatid, may nangyayari na. May nangyayari na. Pero at least ano story, no? Story wise ganon. Buti naman na sundan niyo. Actually after nung simula ng syndicate, wala na, hindi ko na nagets. Actually yun din yung inaantabayanan ko lagi sa ano, Assassin's Creed yung modern day. Kung paano pero, nila nakokonek-konek yung mga ano. Yung modern day kasi ng ano, mula Black Flag hanggang Syndicate, wala talaga halos linaw. Parang, ano, corner na corner yung Assassin kasi outnumbered na nga sila. Kasi nga, nawala ka si Desmond. Parang turning point nila, yung, kumbaga na-turn nila yung table, nung dumating nga si Layla. So si Layla, employee ng Abstergo. Tapos, ayun, parang na-realize niya na mali yung ginagawa ng Abstergo. So, parang kumampis dun sa ano, Team Assassin, which is sila William. Yung team nila. Tapos yun, Desmond. Nagpapakita niya sa Desmond. Kasi si Layla, yun nga, na gumagamit din ng Animus. So, nakukuha niya yung ano? Mga nakukuha niya rin yung memories. DNA, ano, memories. DNA. Yun. Ano nangyari kay, ano, kay Initiate? Yung gamit mo. Parang binivisualize mo na parang kunyari ikaw lang yan. Ganun. Parang ano. No body. Parang cyberpunk. Kasi nga first person nga lang. Ganun. Agaya nung una na specimen diba nakakontrol mo. Paparkour ka pa. Ayun nakakit ka. Paparkour ka. Ano ang talang pero ano talaga. First person view talaga. Okay. So ano parang nakailang balik ka sa office ni Abstergo kung ganun, yung office nila na parang nalilibot mo talaga. Tapos makikita mo yung mga ano, pwede mo ma-hack yung mga computer nila doon. Oo, naalala ko yan eh. Parang tapos nakikita mo yung ibang mga projects doon ng ano, ng AC. Kumbaga, nakikita mo doon na may interesting sila sa Greece, sa Japan. Talaga. Ito na yung post Syndicate o nung time na yun. Kasi, dumating sa ano, si, mula origins, dumating sa ano, Layla. Si Layla. Okay. Sabagay, so, okay na. Parang naging protagonist talaga na legit. Ano ah, initiate aside. Kasi hindi naman talaga siya total yun eh. Hindi siya parang subject. So, una, yun nga, si Desmond. Tapos pumalit si Layla. Tapos nagtulong na nga silang dalawa. Na punta na sila sa kung saan. Nag-explore sila ng timeline. Tapos, ayun, ang nasa present ngayon si Basim. Si Basim, present ni Loki. Incarnation siya ni Loki. Si Loki siya before, as an Isu. Kasi si Ogier, si Javi dati, or si Javi or si Odin. Kasi ito niya rin. Kaya nandun din sa, si Basim sa Valhalla na story. Kasi nga naman, Norse God nga siya, ano? Loki. Gets okay. Buti eh. Na-save niyo ako ng ano guys, ng around $180 kasi ito ilang dito. Salamat ah. Okay. Ang problema so, lang doon, yung sa huli ng Valhalla, spoiler alert din, na yun nga, dahil din sa ano, na na-kill siya no, ni Eivor, si Loki. Kumbaga parang na-trap siya, pero dahil pinuntahan sila, ano, pumunta si Layla dun sa kung saan na-trap si Loki.
parang yun yung ginawa ni Loki para makuha niya yung spear ulit para mabuhay siya. Kaya naging ano siya. Ay, nakabalik siya ng mold. Yung staff. Basta pala, puro spear. Yung staff kasi, it grants yung mortality. Tapos, parang God of Eden nung kaya, no? Kay Crawford Starrick yung sa syndicate. Yung pinag-aagawan niya sa syndicate. Yung shroud, may heal ka parang, ayun, immune ka sa damage, ganun, sa sakit. May ganong effect yung staff of Hermes. Basta staff yun. Tapos, ayun, nawakan siya ni Loki. So, parang nag-regionalize pa yan. Prime Loki. So ano lang din mga geekos, ang medyo na ano niyo yun, yung mga stuff na yan, yung mga artifacts na yan. Yung tawag pa rin doon, 'di ba? Apples of Eden o pieces of Eden. Pieces of Eden. Yeah. Artifacts. So galing galing first civilization na parang na nagpapa-extend ng buhay mo, hindi yung ano. So naalala ko nung apple pa lang yun eh. Wala pang ganyang kalokohan. Yung apple naman, yung parang ano yun, yung nagpapaalis naman ng free will. Ang free will mo. Kaya nga, no? Gusto sa makuha ng mga Templars, for self-domination niya, for personal intention, which is yun naman yung pinag-prevent ng mga assassin. Wala naman talaga wicked story ng Assassin's Creed. Natagtagal lang daw ng mga sage. Mga sage na. Pero speaking like a assassin yun ah, hindi mo ibigyan ng chance si Templar. Umaya, punta natin kay Rogue. Templar, continue nga natin. Yung kay Shay. Let's go. Ayun nga yung kay Shay naman, parang yung tanda ako naman sa story niya. Medyo parang, ano eh, alam mo yung parang at the wrong place at the wrong time na story siya. Kasi nung time na yun, di ba, parang hindi naman siya descendant ni directly ni Desmond Miles. Kaya yung nangyari, nung na-witness niya na nakapunta siya ng, ano yun, yung precursor site? Precursor site yung tawag. Sa Lisbon. Sa Lisbon, Spain. So, actually, totoong, pumunta siya. Ano talaga yun? Totoong totoong, siya. So, kapag ang ganda din ang connection. Sige. Go. Nung tinry nilang i-access yung precursor site na yon dahil nasa kanila yung piece of Eden na kailangan para mabuksan yung susi doon, o yung basically yung susi doon, biglang na-detect na, uy, hindi ka descendant ha, hindi ka yung hinahanap ko, hindi ka yung parang descendant ni Desmond Miles. So, yun nangyari, nag-self-destruct yung mismong precursor site, kaya nag-earthquake doon sa Lisbon. So, ano siya sa sinabi ni Adiplex, parang based on real world event siya na nag-earthquake sa dami na patay. So, di ba, isipin mo nandun siya, naka-survive siya. Tapos parang ano naman yung feeling mo, parang itong ideology natin, ba't ganun? Parang ang dami namamatay dahil sa pinagagagawa natin, di ba? So, parang dun siya nag-doubt sa assassin ideology. Ginawa niya yung taba, but at what cost, di ba? Oo, but at what cost? So, wrong place at the wrong time. Tapos parang yung masaklap nun is parang hindi pa siya parang in-explain na maigi, talaga nagkadulot sa away. Tapos doon siya nag-prompt parang mag-switch sides kaya ako. Gano'n. Sinabi kasi ni ano dun eh, sino ba yung ano dun? Yung tumulong din kay Connor? Yung parang mentor niya? Mentor niya si... Kasi parang sinabi kasi doon yung mentor, parang ganun talaga, parang okay lang yun. Parang ganun yung... Ganun talaga eh. Sumunod ka na lang. Parang ganun eh. Parang hindi man lang explain na. It is what is it? Yung comment na viral. Pero ganun nga, sino ba ulit yun? Nakalimutan ka na. Basta yung ano...
Si Assassin's Creed ni, Creed ano? Eh. Oo oh, eh, napakalab ano? Ko eh. Alam ko lang ito yun eh. Tapos yeah. Inano nil, pinilay ni nila na. Ano? Oh, pinilay oh. Nila. Sabi ni Tam si... Si ano? Kailis, ayun. Kailis! Si Achilles, ayun. Tama, buti na lang. Nanginginig na siya. Dami na kasi ano. Dami na kasi nangyari. Tapos doon nga. Ayun yung nag... Ano, pave ng way doon sa Assassin's Creed 3. Ayun na yun. So, yun yung parang bawi niya kasi... Yung mga decision niya, yun yung nag... Ano eh, nag-kill ng maraming tao doon sa Lisbon that time. Which is against nga si Faye. Kaya kinimestyon nila yung... Kinimestyon na yung mga pinaggagawa nila. Tapos, nakita ano? Ko din doon, parang binubuli siya. Oh, iba niyo oh, mga ano, brotherhood. Oo. Actually, malala kasi mga ano, assassin din nung era na yun. After ni Edward. Malala ko talaga sila. Kaso, yun nga, hindi naman lahat, makamor na yun. Kaya maganda rin special yung mag in its own way. Kasi napakita rin na hindi biased, na hindi Korea sa atin mabuti. Diba? Oo. Na lagi may two sides of the story. Ganun. Agree. Tama yun. So, yeah, hindi porket assassin, mabait ka na talaga. Tapos ayun na lahat yung tama. Minsan, may mga assassin din talaga na parang, ano. Marami example din na, eh, di ba? Yung parang, may Altair. Almualin na, di ba? Mas mataas ko, master niya pa. Ayun, si Almualim. Tama. Simulang-simula pa lang. Yung pa lang. Sila nakadad. Eh, namamanin. Ano naman eh. May mga na talaga. Nabubulag sa ano, power. Ganun. Wala lang yun. Absolute talaga ng ano. Kaya mga hindi na sasilaw. Mga ganyang ano. Kapangyarihan. Pero nga. Ang bawa niya. Narrowed niya si Connor. And. Kasi nga. Bigyan ng freedom dun sa ano. Or independence dun sa tree. Binawi niya. Ayan. Pero okay. Yung tanong guys, yung tanong, ano, sino mananalo? Yung prime na, ano, prime na Shay o versus yung prime ni Connor? Hindi sila nagpang-abot. Hindi nga pag-abot eh. In-expect ko nga sa Unity, magpapang-abot yung dalawa. Kasi nga, pareha sila nga ni student ni Achilles. Oh. So, may ano, tapos parehas pa sila may, di ba? Mm-hmm. Yung Akila yata ni Tom Sweetney Corner. Oo, oh, tama. Akila. Tapos yung Morgan ni Shea. Sina. Kahit man lang DLC, no? Hindi man lang pinakita. So, kung may opinion ka ng mga geekos, and comment down below lang kung ano, sino man din yun. Bet niya doon sa dalawa yun. Kaya, ano, kahit man lang si Arno, eh. Oo. Si Arno hindi na nakabawi, eh. Para makabawi man lang siya kaya sa tatay. Kaya gusto si Arno nga, siya yung video dun sa next, ano? Sa Unity. Anim. Sa Unity. Sa Unity. Yung pinadali nila, dinalian nila para sa PS4, tapos yun, puro bugs. Actually, ang ating talaga ng pag-release lang, ano? Hindi ko nalaro ang Unity, ha? Pag-release. Pag-release, ha? Dalo talaga ng pag-release na, sobrang ating daw talaga ng pag-release ng, ano, ng Unity. Gano'n ka asim, men? Gano'n ka asim? Asim kilig! Wow! Asim kilig. Hindi nga eh, kasi daw sabi ni Ubisoft, diba, nung simula yung Unity, yung ni-went for nila is yung Aliens versus Monster. Yung ano yung naka, ano lang, yung mata tas yung ano yung ipin. Yun na, yung matang, wala yung mukha. Mascot. hindi naglo-load yung skin yung mukha. Talagang ano lang mata tsaka ng ipin lang na gagawin. At least nakikita mo yung ganung ano game objects. Oh. Pang klase. Pero ayun nga, yun yung parang sa akin, parang yun yung part ng game na maganda yung customization niya kasi madami kang pagpipilian na kung ano yung gusto mo maging build. Pwede kang maging tank. Pwede kang maging fighter. Unity. Pwede kang maging stealthy. Mm-hmm. Kung ano yung base sa, kung ano yung play style mo.
lalo na kasi ano siya eh, multiplayer siya. Pwede kayong apat. Meron pa rin yung multiplayer na ganda. Ganda Unity. Na-try nyo ba yung ano doon? Yung multiplayer? Ako meron. Sa PlayStation, minsan may nakakalaro pa rin ako. Kahit isa. Nagka-resurgence. Mag-Unity kaya tayo minsan, guys. Unity stream. Yeah, alam ko nasa ano ko pa yun eh. Pero PS kami men eh. Wala ano ba yun? Pwede ata eh. Crossplay. Cross-platform ba yan? Hindi ko sure. Kasi hindi ko ano. Pacheck nga basta. Basta it is what it is na lang din. Kung cross-platform na. Hindi ata yung pero hindi yung sinagot yung tanong ko guys eh. Sinong sa tingin nyo? Shay versus Connor. Ako, kasi maraming comment talaga yung sasabi. Isa si Connor, yun ang pinaka-deadly na assassin. Tingnan nyo talaga yung mga chain combos niya, di ba? Tsaka laking wall siya eh. Laking wall siya. Ayun. Ano? Mga wall? Hunter talaga. Oh, hunter. Kung ano? Yung kontra ko naman dyan, guys. Ayan. Yung kontra ko naman dyan. Basta huwag lang mag-ano, naval battle. Malakas si Morgan. Oh, lakas si Morgan eh. Isa yun, talaga. Ratratin. Magka-naval battle, talo si Connor. Kasi hindi pa siya ganun ka-experience na ano sailor compared sa lolo niya. Plus yung kay, ano, kay Shay. Pero, when it comes to ano one-on-one na battle, ano din eh, di ba may sense si ano si Shay na pag alam niyang may aatake sa kanya na ano siya, napapakiramdaman niya. Spider sense, diba? Ganun siya. May spidey sense siya eh. Sabi niya, I make my own luck. Diba? So, kung kahit na nakatago si Connor or naka-ready siya, masisense ni ano yan eh, ni Shay yan eh. So, when it comes to one-on-one warfare, kung kunyari, yung maganda din yung arsenal ni Shay na parang may nakalimutan yun, may malupit ang masket siya na ano, yung trunk gun pala siya. Hindi, may ano nga eh, di ba yung parang smoke na ano, na pampano. Ang dami niyang arsenal din na ganun. Parang ano, so when it comes to away naman siguro, pagka kunyari nasa forest sila. Kung sa stealth siguro, kung sa stealth battle, pag hunt kayo, hunt one-on-one, siguro si Connor. Pero kung one-on-one combat, alam ni, pag nandyan si Shay, pag nagkakakitaan si na sila. Kasi ang dami niya na one-on-one combat din eh. Oo. Si Adewale. Eh. Diba? Oo. Yung ano niya, kasama niyang assassin. Yung, sino ba yun? Tapos yung parang ano? Brother. Yung parang brother kapatid na din siya? Niya, diba? Parang ganun. Plus yung, may yung babae tapos, din ba na patay? Train pa siya ng yung parang, tatay ni, si Hope. Nadali nga rin yun. Actually, kaya pinaman yun. Ibang dali yata yun. Gumalaw sa akin natin yung ano ni, yung babae na, ano ni, Puff. Ni Shayo. So, actually, yung pinaman yun sa mission na may achievement kasi kailangan, ano, yun yung tatakbo ka, tapos sa antidote na kay Hook, tapos nahihilo ka, nagdi-deplete buhay mo, habang tumatakbo ka, maakit ka sa puno, ganun. Ayos yun yung pinakamahirap na mission sa ano. Actually, kahawag niya yung first mission din dun sa Black Flag na yung gabi. Tapos may hakabulit ko. Ano. Yan, ganaalala niya parang ganun din yung feeling. Pero yun nga, nadali niya sa iyo. Ibang dali, alam pa, napatay niya. Nadali niya. Nadali niya, okay. Iba na yan. wala pa rin tatalo sa ano when it comes to hardest mission sa AC. Yung buisit na stealth mission ng ano na yan, ng Black Flag, putik. Yung
Yung nasa barko ka, tapos isa-stealth mo yung barko. Oo, oh, tapos ano, kailangan, ano. Oo, imposibleng hindi ka madedetect ng isang, at least isang beses. Parang, hindi ko sure, ah. Hindi ko nalaro yung mga... Maraming try din ako. Maraming try din ako. Mga ganyan. Sa Black Flag yung mission na yun. Yan yun eh, yung swamp, di ba? Oo. Kulit na yun, ah. Nung pangapanahon ba nun, parang pangit pa ng detection, ano nga eh, ng UV. Oo, oh, ng mga AI, oo. Oh. Pero... Ay? Well, helpful din yung ano dun ah, ni... Kasi diba lahat sila may kanya-kanyang ano, upgrade na, or broke ng Eagle Vision. Maganda yung kay, ano, kay Edward Pinagusto ng Eagle Vision, kasi matatag talaga. Yung kanya, alam mo kanya yung pinakaunang natatag eh, pagka, ano, Eagle Vision na, ano. Ah, oo. Natatag mo yung red, tapos ano. Tumakbo ba na kay Eagle Vision kay ngayon kasi ano eh. Bawal ka na mag-sprint na kay Eagle Vision. Oo, compared sa ano. Oo nga, no. Kaya gusto ko yung Edward talaga. Actually, pero, iba talaga dyan eh. Yung, ah, go. Yung ano yan, hindi mo, ikaw dapat yung tiebreaker namin eh. Sino sa tingin mo? Bale ako, si Shea. Hindi ba si Eagle Vision compared kay Connor tsaka... Mamaya ni mga best boy. Wala pa tayo na. Yung versus nga, yung Connor versus ano, Shea. Ah, Connor versus Shea. Ikaw, Connor ka rin, diba? Ako? Sino ba? Si A. Deflect. Overall, siguro sa akin, overall, Connor. Kasi, ano. Overall. Kasi ka po, next. Pero kapag may mga certain part lang, baka depende. Eh kasi guys, na-detect ni Shea yung ano eh. Mas, alam mo yan, mas experience siya na may assassin na kalaban eh. So, given na assassin din si Connor. Yung magiging advantage. Yan, yung dalawa. Magkapang-abot yan. Hindi magkakala ng assassin yan. Pero mag-combat talaga yan. Kaya feeling ko talaga ako ang mananalo eh. Ay sa bagay, pwede rin manalo si Shea. Kasi ang hina ni Connor sa detection eh. Di ba ano, pwede na sana siya mapatay nung tatay niya sa isang part. Yung tinalunan pero, siya. Oo, tinalunan siya. Tapos parang naawa na lang si Aiden. Parang gusto niya lang makita kung gano'n ba kagaling yung anak niya. Parang pang-asar, ano? Ito na lang siguro yung ano ko, parang yung tagline ko. Isipin mo silang dalawa, 'di ba? Connor versus Shea. So Hunter versus Assassin Killer. Sino man ang nanalo, 'di ba? Talagang built talaga. Kasi ang Hunter na literal talaga si Connor. Tapos sa trailer ng Rogue, as yung sabi ni Shea, the air is still and I am a hunter. So Hunter versus Hunter. Hunter din, So bagay, no? Pero feel ko, ano talaga, Connor talaga. Connor talaga. Nag-ano na. Mukhang suntukan na lang daw, sabi ni Jens. Suntukan na lang dalawa. Yung ano lang daw, AC2 na multiplayer. Kung ay, mas gusto ko si Shea. Mas gusto ko yung Maria. Yung ganyan na ano. Ah. Yung napapalitan mo ng ano. Yung mga amination. Mas gusto ko yung Ray-Fi. Siyempre, mas more, alam ko, parang mas ano na yung kanya, mas advanced na yung kanya eh. Kasi galing ako ng ano. Lumakas din pala ano. Napawin ka nila ano din eh. Hate up. Pero in agreement tayo, ano, si rin, si Jack. Ano Jack ba? Si Akila versus si ano? Si Morgan. Morgan. May Jack ba tayo po? Hindi pa ganun na. Jack, si Akila no, lang. May Jack to wala. Na. Jack to, ano, na. Lumalaban ng ano? Ng ghost pa ano? Oo. Nang yan, si David Jones. Grabe yung mission na yun. Yung, meron pa doon yung twin na ship. Ayun, mas mahirap na yun. Tapos kung napatay mo yung isa, mas lalakas yung kabilang ship. Katanga yun, grabe. Simot-simot mawa doon. Kailangan mo ulit doon ano, eh. Kailangan yung ano mo, mga mortar mo, ganyan, titipirin mo sila. Isang miss lang na shot yan. Ulit ka ulit, halit mo lang isa. Ako, inuling-ulit ko talaga yun sa lahat eh. Ako, tapos yung ginawa ko. Ayan. Sa mga podcast listener natin, pinapakita ni Boss Denzel yung gameplay ng dalawang kabulusitan.
Oh. HMS Peerless Royal Sovereign. Grabe, no? Synchronize pa galaw yun, eh. Oo, synchronize pa. Tapos yung masakla pag nagitaan ka, wala ka, GG ka talaga. Ayun yung ina-avoid mo. Eh, ang bilis nila, eh. Magigit na ka talaga, eh. Brace yourself. Brace. Grabe. Pag napilis ka na nila, tapos ka na. Tapos ka na. Talaga ito yung pinamahirap na boss. Sa ano, optional. Optional lang. Optional. Pero, parang separate lang. Yung overnight ng map sa Black Flag, sa dagat, may pinaka-legendary ship. Tapos yun yung pinakamahirap na legendary ship. Ano ah, sa karamihan, opinion ng karamihan. Ay mo, diba? Ano reward na ito? Lahat naman kami nag-agree. Ano ba yung reward niya? Ano ba yung reward ulit niya? Natanda niya ba? Satisfaction. Satisfaction. Good night sleep. Kasi ano natin 100% ano. Synchronization. Armor yung mga cosmetics ni ano ni Edward. Pero wala namang kinalaman yung sleep pa lang. Siguro ano, cosmetic ng yata. Kalik mapakalot niya yung hole, yung wheel, yung flag, yata. Oo. Grabe ah, parang quadruple A game ba to? Parang may ship game ako na medyo ano eh, mas mapangit dyan eh. Parang release siya and this year lang yata. Wala ka, yeah. May season 2 na sila. Ay, nakakatanga yan. Yan nakakala dun. Nagkaroon pa ng season 2. Abilis ng season 2, no? Pinilit. Pinilit. Kasi talaga yan. Alam naman para natin game na content. Alam natin na game na yan eh. Diba yung ano ba yung game na yun? Skull and Bones. Wait lang, sorry. Inubo ako, guys. Sorry. Ay, pinapakita. Ayaw na pala nakita. Ayaw nakita. Libre na pala to. Shots fired. Libre yun. Wait lang. Libre? Libre itong larong to. Hindi. Free DLC lang yan. Free DLC lang yan. Oo. Pero may ano pa yan. Play for free. May 30. Ah, play for free. Oh, 1 week lang. O, pwede. Mam, 30. Lang. 30. Wala, kahit na free, parang lugi pa din ako eh. Actually, yung mostly ginagawa ng mga multiplayer games. Parang may mga weekend silang, ano. Na free. Na free sila. Itong Skull and Bones, in-announce so dati pa sa, ano eh, Game Awards eh. Parang, ang daming ano niyan, delay. Shizzle, guys. Tagal na ng development. Okay. Pero, kung gusto nyo maninig yung kwento na sa ano, DLC. DLC yung episode 3. Episode 2 episode 3? Episode 2, boy. Episode 2, sorry. Mm. Grabe, ang dami na natin episode, guys. Salamat pala sa ano. Mga geekers na patuloy na mo si Bye-Bye. Yeah! Wow! So, ayun. Mukhang ayos tayo na nakuha naman natin yung mga ano. Bale, si Shay, si Arno. Tapos yun na, Pride Dreams. Ayun na, RPG, Pride ano. Wins. Yan na. Hindi, Pride Dreams muna pala. Sorry naman, pakamagalit ka. Pride Wins. Kanina pa kayo, minamalit yung indicate eh. Napapansin ko lang eh. Mali yata yung mga kapatid ah. Hindi, ano yan? Alam mo kung ano yung syndicate, Batman. Batman? Arkham Asylum, ang puti. Alam ko yung syndicate. Alam ko yung syndicate, parang ano siya, forgettable eh. Grabe. Ang maganda kaya doon ano, pwede kang mag ano, yung parang kukunin mo yung ride. Tapos pwede kang gumapang-gapang sa taas. Ano yan? Yung grappling hook? Yung ba? Hindi, doon sa ano mismo. Yung? Sa carriage. Pwede kang ano. Ah, yung mga carriage nga. Carriages ano, pala, no? Pero pinaka-ano talaga ng syndicate. It's, doon na nag-umpis talaga yung combat. As in, may mga combo-combo. Dito na start yun. Talaga. Kasi may mga ano din doon eh. Yung parang underground, ano.
So, hindi lang nag-aamali. Hindi lang nag-aamali. Ito yung unang Assassin's Creed na dalawa yung protagonist. Nang sabay na story, ha? So, in the same story. Maka naman si Adewale, ganyan, no? Saka si Edward. Okay. Sa parang story naman yung ano, Freedom Cry, saka yung Black Flag. Dito. Saka yung ano, yung anong tawag dito, yung Revelations. Pero magka-different timeline. Ito lang talaga yung first na same time na pwede sila magkita ng ano yan, ng protagonist. Kasi magka-twin sila. Tama na. Tama. Magkita na si Evie, I believe. Yung female kasi kaya siya simp talaga tong si ano malas ko easy just go sinabi ko dati malas ko talaga kasi yung isa si Evie magaling sa stealth tapos ginagamit talaga utak tapos yung si Jacob more on brawler blawler makasuntuhan talaga ano blawler brawler baller baller. Ngayon, kaya favorite ko. Mabilis talaga to. Pero, mabilis yung ano dyan. Tapos nga pala, ano, wait lang, balik tayo sa Unity. Kasi, ano eh, may magandang part dito na, doon sa Unity na, inano ulit sa Syndicate, yung cinematic assassination. Yung parang may kailangan kang gawin sa, bago mo ma-assassinate yung, ano, yung mga, alimbawa sa Unity, may parang kang may gagawin ka para may kakaibang assassination na may, pwede mangyari. Ganun din sa Syndicate parang eh. Parang cutscene. Oo. Cutscene. Parang kasi sa yung Unity siya Syndicate, pwede mo siyang ano, assassinate na agad. Ganun. Pero ano, yung ano, meron din ano, part na parang kapag ginawa mo tong bagay na to, parang may bonus na ano ka na cinematic na ganito yung mangyayari sa kanya. Ano, tawag doon is black box assassination. Ayan. Ayun oh. Black box. Ayan. May specific kang gagawin during mission. Tapos meron siyang unique na cutscene na hindi ano. Tapos counted yun sa ano ha. Magtatago ka sa ano, painting, likod ng painting. So kailangan mo makapunta doon. Tapos ang unique na assassination doon, may sisilip yung target. Tapos biglang pupunin ko na siya yung painting. Tapos sa kanya, nang hidden blade. Ayan. Paano yung punit? Paano yung punit? Tapos. Pero guys, may kwento ako dyan sa, ano, sa Syndicate. Hindi naman sa galit na galit ako sa Syndicate. Mukhang ano eh, awain na ako ni Jazz. Patay ka, nasa likod. Abang nagkukwento ka, nasa likod mo. Jess, ba't ka nandito, John? May dami na lang pala to. yung nangyari kasi nun, di ba, parang binili ko siya, enthusiastic akong laruin, actually. Nung, kasi di ba, kakatapos ko lang din ng Unity. Tapos parang ninext ko na yung Syndicate. Eh, yung problema, naalala ko nun, busy ako sa trabaho, tapos parang PS4 pa nun eh. PS4 yata, di ba, yung Syndicate? So, yun nangyari, nung nilaro ko siya, start ko siya, maganda, nasaya ako. Sala na nung parang, ano yun, yung bagong protagonist sa Abstergo na Industries, yung parang nilalaro mo, di ba, parang. Initiate ba yun? Counted ba yun? Hindi ko sure ko siya pa rin. Nang ano pa rin itong initiate na, no? Protagonist. Yung nangyari, nung nilaro ko siya, ang tagal ko bago ako nilaro ulit. Eh, yung masaklap, nilaro ng kapatid ko lang ya. Tinuloy yung kapatid ko yung story. Natuwa. So, nung... natuwa. Tapos tinapos pa niya yung buong game. Story. hindi mo lang lang yung game on another account. Pinabayaan mo eh. wala eh. It is what it is. It is what is it. Sino yan? Si, ano? Si Ian? si Young Boy. So, nung nag-ano siya, nung matapos niya, ang sad nung paglaro ko, ba't parang ano na lahat, na-unlock ko na lahat. Sorry. Umikot-ikot na lang ako sa ano. Sayang walang New Game Plus. Tapos yung nakakatawa, na-liberate pa niya lahat ng districts, di ba? Parang nag-ganon na. So, wala na talaga kung mag-uulitin ko talaga lahat.
So, ganyan, nanood ko na lang ng ano, mga cutscene sa YouTube. Para summary. Pwede, pero saan yung ano kayo, iba yung nakasulit eh. Pero, ganun, simula nun, wala na. Hindi ko na gusto kasi natapos na eh. Pero, sad. Kailangan kasi na lesson learned, guys. Or hindi ko dapat pinapagamit yung main account ko din sa PS. Dapat iba yung nila. Wala siyang ano eh. Save yata. Unlike Black Flag, na mag-create ka ng name, tapos may tatlong slot para dumaka-operate kung ano progress. Alam ko dito kasi, yung mga sumunod na Asia Games, tuloy-tuloy na. Auto-save na. Oo. Papapala na yung save mo regardless kung sino yung huling gumamit. So, pang isang account lang talaga. Oo. Ano na yung ginawa nila? Para mabilo rin ng iba. Alam ba, kung gusto mo laruin yung ano, Black Flag ba di nagagalaw yung save? Ay, gusto mo laruin yung Syndicate na di nagagalaw yung save ko. Bumili ka ng Syndicate. Ayun. Yan yung pinapromote nila ni Ubisoft. Simula na yun sa downfall ni Ubisoft. Alam yung yeah. Ano, yung map. Ayun na. So, Fry Twins, pero may DLC sila eh, di ba? Yung kay Jack the Ripper. Ano yung nangyari pala dun, guys? Actually, Diyan na tumino si ano talaga, si ano si Jacob. Kumbaga, naging malaibig na siya mag-isip. Ano pa tandaan ko? Si Jack the Ripper, member ng Rooks. Tama? Ah, assassin siya. Assassin siya. Ba't siya parang nagbukya? Parang gusto niya ato pahirapan si, ano? Si Jacob? Siguro parang nakita niya na, ano? Parang disturbing si Jacob na maging leader ng, ano? So, parang na-challenge niya. Tapos yun nga, nagawa niya yung goal niya. So, dumating si Ibi ngayon. Galing sa, ano? Alam ko, nagbukod na sila ni Henry dyan eh, kasi kinasal sila ni Henry. Tapos bumalik ng London to save his brother, tsaka yung Brooks nga, yung brotherhood niya rin. Kasi, yung Henry yung ano? Yung, Henry yung Indian? Yeah, Indian. Ano? Ah, okay. Swerte mo na ba? Kumalat yung ano? Yung beta siya na. Ganda na mga ano. British occupation. Parang iba na occupied. Ah, parang maliktad ah. Parang pero ang gusto ko din sa ano, sa Syndicate Tower. Yung ano, yung naging apo nila nung World War II. Sino ba yun? Lydia. Yung si Lydia Fry. Yung si Jacob, granddaughter. Yung granddaughter. Granddaughter ni ano, Jacob, si Lydia. Parang World War II ba yun o one? World War II? One yun eh. One. Ayun, one. Tapos doon pumasok din yung ano doon, si Jacob. Si Lydia. Si Lydia nga, hinahanap niya yung Sage. Kasi yung Sage, exist din siya doon during ano. Kasi yung Sage na siya eh. Pag namamatay siya, nag-reincarnate siya. Mabuhay na nabubuhay. Tapos na rin si Bartholomew yung Roberts doon sa 4, sa Black Flag. Tapos yun, nakontinue din siya doon. Ano, kamukha niya din yung Carmaine yung main na talaga yung sa ano, Unity. Kasi sa Unity yung na, alam ko yung pinaka-contrabida sa ano, Unity. Tapos yun, nandun din yung sa ano. Iisip lang talaga katawan ng mga yun, nagbabago-bago lang siya ng katawan. Tapos yung memory niya, yun, nandun pa, intact pa rin. Kasi love niya si Juno eh. Yes. Wow. Yung asawa talaga ni Juno. E di, ano sa tingin mo pag ni-reincarnate siya dyan sa 2024? Ano yung itsura niya? Si Juno? Hindi, si ano? Si sino yan? Lydia? Yung asawa niya? Ah, yung stage. So, madami siya yung main crowd. Hindi ka pwede si Sikong Timo. Edi, kung feeling ko ngayon pag ni-reincarnate siya, parang ano niya, non-binary. Hindi sa ganun, hindi kami nagja-judge, 'di ba? Ganun yung ibig sabihin. We're open to that. Ganun na siya in 2024. Okay. Pero ayun. Apo na ng Fly Twins. Bayek na. Si Bayek. Oo. Si Bayek. Ito na yung type ng ano, RPG trilogy. Yan talaga. Bayek. RPG. Founder ng
Hidden Ones or ng Assassin's Creed, yung Brotherhood, yung mga nag-exist na sumunod. Talaga yung four founding father. Makikita niyo dyan lahat ng mga lore kung saan nag-start yung Hidden Blade, kung bakit sila nagpuputol ng Ringfinger. Oh, yung accidente. Accidente lang pala, tapos ginawa ang condition ng putik. Hinihintay ko, paano ba? Muna, ang naisip ko ako bago pa malaro yung ano, magpaputol. Kasi parang mawala ng mag-asawa, parang matukos sa ano, sa agenda. Mm-hmm. Parang walang kahati sa attention. Tapos malaman lang, mm-hmm, nag-asawa si Altair, nagkaanak pa nga. Oo nga eh. Oo, ngayon nga. Maka hindi nga yung reason bakit nagpuputol ng daliri. Yun na, kinento na sa ano, Origins na it's a Madhouse incident. Mm-hmm. And nakalit, tapos para ma-kill, para ma-prevent yung ano, sinakal niya rin, tapos lumabot yung ano. Mm-hmm. Sa ano. Eh, yung hidden sana all. Ang laki. Ang laki po kasi doon eh. Hindi siya agayo nung kila Altair, kila Ezio na parang sword na maliit. Parang, kaya niya. Ayun o, yung nasa background mo ngayon, bitch. Ayun yung kay Altair. Ayun o, ang dito, parang poi, ano eh. Parang ganyan lang, parang ruler lang. Hindi, kalahati ng ruler siguro. Ganun lang sa kanon. Yung kaya no, kasi lang talaga ng kanyang kalaga. Hmm. Parang, parang ruler talaga. Hanggang kay Ivor, no? Ah. Ang laki din. Sino kaya ano kasi? Kay Darius kasi galing, di ba? Which is yung nasa Odyssey. Mamaya nakakal din natin. Mm-hmm. Tapos na ito. Yung Hidden Blade niya is sobrang laki. Tama talaga. Parang sword talaga na pinutol. Tapos siksik na lang dito. Mm-hmm. Kasi niya. Kaya nadalo din si Bayek dun. Literal na Hidden Blade. Yeah, literal na. Unexpected eh. Hidden Blade I'll kasi, I'll... hindi Hidden Knife or Hidden Blade, diba? Tama naman. Ano, sword. Wala lang hawakan. Pero, sana all, no, yung may ginawa kang accident, ito sa gigin tradition siya down the road. Tapos yun nga, nakita parang ng mga ibang nag-join na Hidden Ones na parang yun yung commitment nila sa The Creed. Tapos yung ano din, yung kung saan nang galing symbol nila sa eagle, no? Na stake. Ah, eagle din kasi siya. Tapos eagle skull. Oh, yung logo ng Assassin's Creed. Ganda rin, ganda rin. Hindi ko na-expect na, ano, na doon magmumula yung ano. Mm. Yung logo ng Assassin's Creed. Tapos eagle pa, knowing na eagle nga rin yung ano nila. Diba kung mag-relitapate ka, may sound ng eagle. Ganun. Ayun yung parang ano nila, no? Full circle ulit sa ganun. Bakit eagle beat, man. So magandang para talaga ng origins. Maganda story ng origins as in. Natuwa ako yun eh. Nilaro ko sa akin, bago mag-COVID. Ayun, bago yung lockdown. Tapos natapos ko pa yan, bago mag-pandemic. Then nung ano, mag-start yung pandemic, ayun na, dyan ko na ano yung na-umpisa niya Odyssey. Which is yung next nga natin na ano, topic. Mm. Odyssey naman. Wait ano, lang, kamusta yung ano? Yung eagle, literal na eagle. yung literal eagle eh. Vision. Eagle drone. Oo nga pala, nakalimutan ko si Seno. Yung ano ni Bayek. So, eagle vision daw. Dati, vision lang, hold mo lang yung letter B kung keyboard gamit mo. So, ngayon, pwede ka na mag-scout ng lugar. Oo. So, ano? Pero ano? Yung ano ko doon, parang opinion ko, parang okay lang naman. Lalo na kung papasok ka pala sa isang lugar. Kasi sa syndicate, ay nito, doon na nabumpis yung ano eh. I-scout muna yung lugar bago ka pumasok kasi sobrang daming kalaban sa loob. May mga unexplored na lugar, may mga hanapin ka pang susi, may mga... yung mga susi. Possible walls, o ano, doors. So, understandable yung ginawa nilang ganun na... Actually, parang, kung maglalaro ka ng ibang ano, yan din yung drone ng ano eh. Ng Watch Dogs, ano, parang... utang ni Ubisoft ba? Parang na-reuse yung assets. Tapos yan din yung drone ng ano, ng Tom Clancy, ano. Ano ba yung... Rainbow Six? R6? Or The Division? Ano? Hindi, yung ano, yung... Ghost Recon. Yung Ghost Recon. Ghost Recon, no? Diba? Splinter Cell. Nothing is new. Nothing is new. Nothing is new. And hence, the title of our podcast today. And
ating different asset, same ano, same code. Same code. Galing, ha? Nag-reuse sila. Kaya pala one year yung release nila nito eh. Nag-uusap lang yung mga ano. Yung mga Ubisoft ano, yung mga Ubisoft ano. Devs team. Uy, pakopya naman yan. Babaguhin ko lang. babaguhin. Pakopya na nga sa'yo. O, sige, baguhin mo. Baguhin ko. Gagawin ko ibon sa akin. Sa drone. Binago yung ano. Parang ano. Binago yung variable name. Pero yung gusto ko tuloy tanungin sa inyo, guys. Ano yung headcanon nyo when it comes sa ano? Paano nagkaroon ng parang bleeding effect na eagle vision yung mga descendant niya? Di ba yung eagle vision dati, literal eagle yung lilipad. Paano na pumunta sa point na parang yung tao na yung nakakapag-eagle vision, yung kaya nilang makita behind the wall, ganun. May kwento na ba na ganyan? Wala man na yan eh. Pero feeling ko dahil sa animus siguro. Actually, hindi naman yata nag-eagle vision yung mga assassin eh. Parang yung mga gumagamit lang ng animus. Feeling ko yun. Parang yun yung ng animus talaga. Parang feature lang ng animus. Kung makapag-eagle vision, walang po na may animus ka. Pero during that time, na buhay talaga sila, ano, sila Edward, parang, parang ano talaga, train talaga sila. Instinct lang nila talagang. Edi nung after, ano, after ni Bayek, yung eagle vision, ganun din. Parang may drone ka din in the screen. Parang ganun. O nagkaroon pa rin ng ano, yung eagle vision talaga na nakikita mo yun. Ang sumunod kasi kay Bae, kung chronological order ng mga assassin, si ano, Eivor eh. Bird pa rin yung gamit. Bird pa rin. Raven pa pala actually, Raven. Ay, Raven. Si, Ford. Ano pa pangalan ng Raven niya? Sinin, ayun. Tapos, ang sumunod na kay ano, kay Eivor. Meron pang Odyssey, guys. Si Arthur Ear na. Oh. Ay, magiging ano, si ano, si... Di ba, hindi na gumagamit ng Eagles pa doon? Si Altair. Ano bang taon nung ano, nung kay Shadow? Since siya na yung magiging next. Japan. Mga Shogunate era, mga ganun. Oo nga eh. Pero mas later pa siya, ano? Panigurado mas later siya sa... Kay Altair. Oo. Pero feeling ko ano, kasabay niya siguro Black Flag. Kasi may mga naga-experience naman ng lugar, diba? So, si Yasuke, makakaya napunta doon. Kasi nga, travel-travel, ganun. May mamaya, balikan natin yan. Babalikan. Pwede. Bulaga. So, sumunod talaga kay, ano, kay Eivor is Altair. Tapos doon na start ano? Yung ano. Baka sa Animus siya. Kasi trained assassin sila eh. Pero sa games, kunyari, si ano, yung Greek, ano yan? Yung Greek... Odyssey? Si Odyssey. Paano sila nag-eagle vision? Ganun din, ibon. Bird din. Parang may sinabi sila, ano sila, God's sight. Oh, may ganun din. Parang si hold mo, parang makikita mo yung mga resources. Yun lang. Si Cassandra kasi, info talaga yung, ano, bloodline nila. I mean, it's the seller ko sa'yo. I mean, kung sino man yung gagamitin mo. Pero canonically, si Cassandra talaga yun. yung kinakunta ko kanina sa Odyssey, kahit sino piliin mo, gender yung pinagkaiba, same story, same interaction. Maro-romance mo rin yung pwedeng i-romance yung isa, vice versa, ganun. Romance meaning ano? Yung ano? Alam mo na. Parang dating ano? Ibang dali. Ibang dali. Mala ano, parang ginaya nila sa Witcher 3. Pero kung maro-romance, tapos may ano din, may tawag doon yung pwedeng different endings. Ilang RPG, hindi ko talaga trip eh. Disclaimer lang sa mga geekos natin, never talaga akong ano. Never talaga ako naglaro ng mga RPG nung Assassin's Creed. Nung time na parang nag-full RPG sila. Medyo parang lang interest. Oh. Alam ko yung isa doon, yung origin ata, yung parang magbabayad ka ng pera para mag-level. May ganun. Sa origin.
Magbabayad ka ng level? Ba? Magbabayad kang pera, yung totoong pera, para makaano? Okay, yung mga ganong transaction. May ganon. Actually, may mga cosmetics din doon na hindi mo talaga gusto para ano. Magbibigay sa'yo ng skin. Before, noong mga unang AC games, need mo mag-unlock. Kukolektahin mo yung flag, kukolektahin mo yung feather. Kukolektahin mo yung mga... Yung base game. Nasa base boost, game na talaga. Mga boost, mga ganun. Yan yung natatandaan ko. Mm-hmm. Para ma-unlock, may mga specific na armor na, may mga ganda, ano. Kung mga pay to win na, ano. Pero di man siya pay to win, ano. Ano, alam mo tawag, grind to win lang. Parang... microtransactions. Nakakasad naman na yun. Yung mga ano sa cosmetics. Ano, kung sa, gusto mo lang na ano, ng malupit na armor na umiilaw, tapos may effect. Tapos OP, ganun. Pero pwede mo pa rin naman matapos yung laro. Hindi ko gumagas to. Asal lang yun. Ako, maarte ako eh. So, binibili ko ano eh. Yung mga dark na team, mga may apoy-apoy, may night ako ganyan, naibili ko agad. So, yun yung mga example, binapakita niya. Dens. Karang dito, ano? May sasabihin lang ako kay Ubisoft eh. Ano yan yung look at is, you. Everything is premium. Then, alam nyo ba yan? Alam nyo yung meme na yun. Ano? Look at you. Once great and now you're ano mighty and have fallen. Up. Leave now and never return. Yung si ano kay Knuckles ba yun? Yung sa ano yung show nila na nakakatawa yung meme po. Alimut ako. Ako lang nakagets na guys. Sorry ka. No, basta ganun yung TV show nila. Ganun na yan. Tiwala na lang kayo sa akin. Hindi naman kami nagdududa. So, alam ko dyan din na kung sa Origins yung, siyempre, lumawak na yung map. So, may mga sinasakyan-sakyan nga na mount. So, dyan, may camel, may... Oh, iba din cosmetics. Minsan, may umaapoy siya. Kasi sobrang layo talaga siya ng mga lugar. Alam na palaki yung map eh. Oo. Dati, kaya pala mas-travel, takbo-takbo, ganun. Dito kasi hindi na. Talagang, hindi na pumakai kasi layo pa ng ano eh, point A to point B na ano. Na, kahit magpa-travel ka, layo pa din. Pero paano ka makaka-fast travel kung walang mapa? Origins, ba? Oo. Eh, di limutin mo. Explore mo. Sa example, yung pinakamalaking ano, pyramid yun. Ayun, pati yung ano, Giza. So parang may aning ka, may parang synchronization pa din. Synchronization. Akala ko parang ano, 'di ba kasi dati yung pagka fast travel, yung panahon ko mga iho. Ano, i-access mo yung mapa, tapos itutok mo doon. Ano pa rin yung climb the tower, ganun pa rin. Paano yung ano nun? I mean, paano ako magfa-fast travel sa Origins kung wala nga mapa? Paano yung ano nun? Siyempre, lilibutin mo muna hanggang makita mo libutan. Synchronization point. Pag okay na yung synchronization point, may... Pwede ka na. Unlock na yun. Yung mapa nun? Parang gano'n? Hindi, yung... Ano lang yun? Yung area lang. Yung buong ano. Hindi naman buo, grabe. Yung ano lang. I mean, paano ka naman mag-fast travel? Parang may UI na parang fast travel to this. May dalawang waypoint. Kasi layo ng ano, mga LRT station. So, halimbawa, central hanggang ano, UN. Alam mo na rin mo pa yun para lang may kakausapin ka para sa next mission, di ba? Mm-hmm. So, did mo sumakay. Mm-hmm. Ganun. Dun. Did mo ng mount. So mount na talaga yung ano? Maglakad kung trip mong mapagalan. Pero, Pero wala na ang fast travel. Wala may fast na. Travel pa rin. Meron pa rin. Nakadepende sa'yo kung ano. Kailangan ng map. Ayun, kailangan ng mount. Ganun. Doon na sa mismo sa mount, parang kaya mo nang iselect papuntang pag ganito. Basta ganun, Neil. Try ko na lang. Pumunta ka ng map, tapos ano, pindutin mo. Yung parang auto-travel.
na yung mount mo na lang maglalakad di dire-diretso na nang takbo hanggang sa pipiliin mo ng destination ipo pinpoint mo. May ganun pipiliin. Kung gusto mo na mas mabilis, mag ano ka, yung dalawang kabayo. Oh, may ganun. May chariot din dito. Chariot. Ah, okay. Kasi naalala ko kasi before, parang in-advertise tong si, ano eh, si Origins na wala talagang mapa. As in, pag pinrest mo yung start, ano na ayata agad, inventory. Kahit parang na na-unlock ano, exploration na yun, ano, mood. Yung ba yun? Explore parang compass ka lang. Lang. O, compass lang yung may kita mo. Mm, may ganung option. Ganung option. Meron naman. Ah. Akala ko, edi may option pala na magmapa doon sa, ano, kung hindi mo trip. Tapos kapag nag-ano ka, nag-ibon ka, makikita mo yung mga UI na viewpoint. Halimbawa, ito yung mission na ganito, andun siya. Ah, kaya nagtataka ako, ano, nagtataka ako, paano ka magmamapa sa ganung option? Diba, parang, tas may fast travel pala. Ano, baka, ano, iba lang yung option, pero meron pa din. No. It is what it is. Hirap naman dun. Okay, isip ko pa eh. Namin ko na ang problema sa boy. Isip ko pa eh. Tapos di ba, desert team yung ano yung Origins. Sa Origins, kapag naglilibot-libot ka sa ano, sa desert, mag-hallucinate mode si ano. Mirage. Matutuloy na utak mo. Kasi nga, makakita ka ng ano, ng oasis. Oasis, may aparito ng tao, may lumilipad na tela. Pag may oasis, tapos pag pinantahan mo, wala, mawawala. Inaanin galat talaga. Ayos nga eh. Galing eh. Galit na na. Tapos pa, yung ano din nun, parang, edi nangangailangan ka rin ng tubig o parang ganun talaga. Wala, ganun lang. Parang wala. Isang ano lang, alam simple ko, ano lang. Nudge lang na ganito, may ganyang event. Kakaroon. Alam ko, parang may ano na, survival instinct na na pa. Ano yun, yung the forest. I-maintain mo yung ano, thirst and hunger mo. Mukhang maayos. Sorry yung nagmumukbang ako guys, sa gutom ako. Pero mukhang maayos naman pala. Mukhang lalaroin ko pala si Origins. May bala ba kayo guys? Wala, nakaano ko. Sa extra, mag-extra ka na lang boy. Extra na lang. Hmm? Para kompleto yung ano. Hindi, extra lang. Andun na rin yung mga classic. Andun yung Far Cry. Andun yung ano. Far Cry? Ano yun? Extra ba yun? Ano yung extra? Ediflex? Ano yung Far Cry? PlayStation yung ano? PS Plus. Tama naman na, Far Cry. Sabi mo, Fire Cry eh. Fire Cry yun. Yung nga nalawa ni Ediflex eh. Pinapoint out talaga may mga ano ni Ediflex. Ano mag-alala. Na ano ko. Kulang sa tubig. Galing dessert. Minaman. Galing dessert. Ayos. So, kung ganun, i-ano na natin, paano naman dito kila Ivor? Punta na tayo sa ano yun? Valhalla. Yung main, oh, Valhalla. Main na ano dun eh, nakulitan ako na trophy. Sa mga PlayStation, ano. Di ba yung ano dyan, may mga, ano, yung parang, ano yun? Yung mga crystal na, ano, animus crystal. Fragments yun. Ang kulit nyan eh, kapag nakumpleto mo yan sa PlayStation. Yung trophy niya, ano, it's not a bug, it's a future. Yung DNA. Wait. The fudge. Ano hindi ako dyan? May achievement na, ano, mangingisda ka. So, kukolek mo lahat ng, ano. Ay, oo, ang hirap yan. Ayoko niya. Kukolek mo yung mga isda. Now, maraming hindi nakagawa ng achievement kasi may fish na hindi nag-spawn. Kahit saan location hindi nag-i-spawn. Nag-YouTube na lahat, nag-usap-usap na sa forum, kahit ako nanahanap ko rin eh. Walang nakakita ng fish, kaya wala pa nakakakuha ng ganong achievement. So, ano? Bakit Ubisoft? Bakit ka gagawa ng ganong achievement? Tapos,
Wala, wala naman ano. Di ba? Yung ano kasi dyan, Jazz, hindi mo kasi binayaran. Para ma-unlock mo yung fish na yun. Actually, RPG Trilogy ng Origins. Binayaran ko na yun. Binalik ko yung kasi... Scam nga itong ano. Scam itong... wala na. Binalik ko sa 4K. Kasama daw yung season pass. Tapos, nagbenta sila ng DLC. May price. Hindi kasama sa season pass. Why you do that? Wonder! What is this escape from Tarkov shit? Ano yan? Kadiri naman yan. Ang kayad lang na DLC, yung dalawa, which is yung Wrath of the Druids sa Astage of Paris. Yun lang pala yung part ng season pass. Kaya nag-release sila ng additional kasi parang pinatagal nga nila. Yung Dawn of Ragnarok, yung pangatlong DLC nila, yun naman yung ano, naningil sila ng bago. Tapos marami nagreklamo kasi, bumili ng season pass, kung sisingilin mo rin pala kami sa ano, new DLC, di ba? So, ang defense naman ni Ubisoft, parang wala daw sa plano yun. Talagang dalawa lang daw yung re-release nila DLC. Eh, nag-release nga ng ano, Dawn of Ragnarok. Siyempre, gumasto rin sila. Kala ko, gagayahin nila yung sinabi ni ano eh. Sino yan? Yung kay Escape from Tarkov na hindi DLC yan. It's a feature. New feature. Feature. Kaya siya worth $800 pa yun na DLC. Grabe. Or $400 sa DLC. Grabe yan. Mga klase talagang mga game developer. Yan. Ano? Capitalist. Great. Ayun na yung mga armor. Oh. Unti-unti talaga na ko-convince na ako, guys, eh. Yung ayun, yung pangalawa. Grabe, dedication ni Jess. Yung Otherworld. Basta black, tapos naka-apoy. Auto-buy sa akin. Ay, yung ano, may apoy. Hinihintay ko lang yung ano, eh. Sino ba yung nagbibenta dun? Na bata? Si, ano, Sereda. Ayun, Sereda. Nasa Origins na yun, eh. Origins, saka... Hanggang Valhalla. Pero dyan sa ano, si Odyssey. Hindi sa Odyssey, si Oikos alam ko eh. Oikos ah, iba. Pero si Reda, yun nga. May mga theory na si Reda ay isang isu. Kasi parang immortal siya. Kasi, era ni ano, Bayek, bata siya. Tapos nung era ni Eivor, parang ilang ano na yung lumipas. Bata year, pa rin. No? Bata pa rin siya. Tapos nadala niya pa yung letter ni ano. Oh, may cameo, parang ganun. May letter si Bayek doon kay anong Aya. Aya. Tapos ayun, nabasa ni Eivor. Anong meron? Ediplex? Anong tawag doon? Ah, hindi. Sasabi ko yung cameo eh. Context na lang ano dyan kasi tatawa ko yung Ediplex. Yung last kamustahan namin, cameo eh. Visit ka. Pero talagang ano, pinatarget yung ano mo, mga friends sa YouTube mo na mga bagay-bagay. Huwag mo i-stop yun, Buya. Denzel. We're done. Basta maraming views, okay lang. Okay, actually, na-mesmerize ako sa clips ni Denzel eh, parang natitrigger yung ADHD eh, parang wow. Bumabalik sa wakad mo sa bata. Nanakaw si NCU. Good days. Identify the game, guys. Ano yan? Ano? OG yan, OG. Two. Brotherhood. Two to, no? O Brotherhood? Hindi, two. AC two. Wala nyo. At yan yung babae. Oh, yan yung babae. Matuturo sa kanyo, makiyat. Yung thief. Rosa? Rosa yata? Yung name? Ha. Still new. Yan pa yung Renaissance ano niya, yung Renaissance. Tsaka yung Renaissance ano niya. Suit. Ah, oo. Si Leo, wala pa, hindi pa palbas sarado. So, ano yan, tura yan. Nakabata-bata pa siya. Kaharem talaga. Ang klase. Sige lang, mas malaki ang map ng Odyssey. Odyssey lang may pinakamalaking map so far. Sobra. Tapos ang hirap, ano, hanapin ng mga ano? Ang hirap hanapin ng mga hida. Ano ba yun? Tawag yan? Doon sa...
Sa ano sa Templar yung fragment, yung artifact. Hindi yung mga kalaban Ancient. Ay, mga ano? Order of the Ancients. Ayun. Meron nun ano, may mga napapakala ng mga unexpected. Yung, uy, customization pala to. Oo, di ba? Tapos ano, kulay red na siya. Nilalabanan ko na lang, ano meron? Minumura ko na sa gilid. Sobrang daming ano, Order of the Ancients. Hindi lahat kayang bigyan ng backstory. Kasi masyadong dragging na kung lahat naman bibigyan mo ng ano, di ba? So, it was, may mga minor. Pag mo lang siya, tapos pumapatay mo, unexpectedly, uy, member pala to ng order. Tapos di mo, wala kang kaalam-alam. Tapos, i-explain na nila, sa OTC, masyado siyang grindy. As in, totoo naman, kasi buong pandemic, nag-OTC lang ako eh. Kaya na 100% ko. Ako din, ano, ako kalahating buwan. Grabe naman yan. Nag-single player lang ako ng mga panahon na yun. Hindi ko to kinausap. Hindi ako nag-warframe. Oo, hindi ako kinausap ni Ediplex na eh. Parang huyo eh. Hindi ako nag-warframe. Tapos sabi ko, tatapusin ko na to. Kasi malapit na yung ano nun. Nung Last of Us Part 2. Gabi. Tapos yun nga, after ng Valhalla, bumalik daw sila sa roots, which is yung Mirage. Mm. Totoo naman, nabalik naman talaga sila sa roots. Mm. Kasi, ayun na, binalik yung dating feature. Daw dinagdagan nila yung Black Box Assassination, alam ko nandito. Ah, andun ulit. Andun na siya ulit. Mm. Nasa Syndicate. Kasi ang na-weirdohan lang iba, may parang power, yung Chain Assassination kasi. Uy, kasi may ano siya eh, si Loki siya eh. Kaso si Loki nga siya, so reasonable. Oh. Reasonable. Ilalagay mo yun sa ano ni Altair. Tipi-tipi na lang si Altair. Mm-hmm. Sana naman kasi, iso din si Alexio sa si Cassandra. Okay, nakapag-teleport siya eh, di ba? Yung hinahagis niya yung ano, yung spirit ni, ano? Leonidas. The power. Kaya Marvel na. Artifact din daw kasi yun. Kasi, Leonidas. Magandang story ng ano, Mirage. Though maikli talaga. Talagang sakto lang kung ano yung binayaran mo. Oo. Ang problema ko doon, di man lang sila naglagay ng modern ano, ng pick na kung ano yung ginagawa ni ano ni Basim as a sage in a modern day. Ano bang gagawin niya? I-save niya ba yung assassin or i-stop niya ba yung Templar? Ang tingin ano lang doon ano eh. Parang ang nagbigay lang ng konting background or update sa modern day assassin. Pagkausap sila ni William. Dalawa sila. Dun sa ano sa modern day nga magkausap din dalawa. Usap lang sa Valhalla. Diba oh, sa last ano? Oh, sa yung huling ano, DLC. Yung free DLC, may free DLC ang ano eh. Valhalla eh. Yung parang retirement na ni ano ni Eivor. Ano ni Eivor? Parang hindi ko na ata nalaro yun. Tinabad ako yung install. May ganun. May mga kaya tumagal din yung Valhalla. Mga ilang years din. Kasi may mga free mode din sila. May roguelike mode sila. May daming update. Consistent sila sa update. Kasi, may ship, ano, na mag, ano ka ng mga, ano, as okay. Vikings. Kala ko, ano eh, parang, ano yan? Pero yung nangiinusat sa story, tatawa ko. Usap-usap lang. Basta usap lang, walang ano. Hindi pupunta sa mot-motors. Pero parang siya baka niya si Eivor dun eh. No? Parang kausap ng babae. Kala mo nang si Isidus eh. No? Or natural lang talaga kahit sa'yo yung ganun. No? Kahit di niya Eivor. Parang nang si Isidus talaga siya. Oh, there is. Yun yung ano yun. There is. Let's see you. Eris Rio kasi talaga siya. Eris Rio. There is. Grabe talaga. Tapos naka Altair skin pa yan? Oh, pwede mo ano, ma-unlock. Na-unlock naman yan eh. Ano, hindi siya pay to win. So, kung gusto walang nostalgic at pwede nga, oo nga. Pero yung lupit talaga mo, kami master armor niya. Pero required naman kasi siya talaga sa story. Sabi talaga, it brings back memories. Armor? Master armor niya, Altair. Pwede naman.
Ito ang topic natin. Speed na yung napad ko kasi. Umiyak na siya. Para lumakad lang, mapabilis. Oo, speedrunner pala to, kaya pala. May oras sa likod ko eh. Hindi nakikita. Ayun na may oras. Sorry naman. Ayaw ko na ganyan. May time limit, tapos may pinapasan ka or may nare-rescue ka. Grabe. Ops. Ano ang gagawin niya? Ganyan na lang. Buhat ulit. Takbo. Okay, go. Nato na yung mission sa Brotherhood, yung memory niya about kay Christina. How Christina died. Sad. Grabe. First heartbreak niya. Heartbreak. First love niya talaga si ano eh. Christina. No. Nang accept ano, it's you. Leonardo. Bene. Molto bene. Requiescat in pace. Ano yung pig ko actually? Isa sa mga pig moments ko sa AC2. Pag nagsasabi siya ng ano, Italian ano, language. Tapos may requiescat in pace sa dulo. Tapos yung pinaka-tumatak sa akin, verde. Sabay. Mura yata yun sa kanila. Oh, merda. Meaning na natin. Nila, oh. Basta yun. Ano guys, quick question. Ano yung ano best quote tumatak sa inyo dito sa Assassin's Creed? Assassin. Yun. Nothing is true, everything is permitted yun. Tapos kung paano in-explain na ano. Ni Ezio. Ezio kay Sophia. The revelation. Ikaw, Adiplex. It's me, Mario. Iconic, Mario. Very! Nakasuwang ka lang ni Nintendo. Sorry, Mario. Hindi nga kinasuwan eh. Oo nga, hindi kinasuwan eh. Ang galing. Kakamiss. Ikaw, ano? Ikaw, Denzel, anong pinaka-iconic line sa mga nalaro? Yun nga, pag nakikita ka dito, sasabihin, asasino. Tasabulin. Asasino! Siya na, naman siya ng accent ng ano, nila, it's a, yung mga Italian. Italian accent. Leonardo. Sa akin, ano, guys, yung, ano, kung gusto mo i-play yung scene na yan, Denzel, yung, ano yun, yung pinaka-cool talaga sa akin na nangyari, yung, ano yun, yung, di ba, parang sa Revelations din eh, yung parang ine-explain niya yung, ano, yung si Altair, your such, yung parang magandang grandmaster si Altair, na gano'n, tapos parang what a legend. Tapos biglang in the end, nahawakan niya si Deswand in the present. Tapos parang, it's now up to you, parang gano'n, kaya mong ano yun. Actually, best din din yung ano eh, yung nakita man sila ni Altair na ano, na deads dun sa library. Yung ano, deads. No book, no wisdom. Just you, Frater Leo. Request step on para kay Altair. Ano rin yan? Parang, kung scene na yun talaga, grabe. Grabe, para ayun na, ayun na, ayun na, pinapakita na ako. Ayun. Hindi ko alam to eh. Hindi ko nalaro to. That's for good. Who left this bowl of onions here? Ano siya? Ano siya yun? Yung ano, yung assassin na ninja. Yung ninja natin onion natin. Saan ba nangyari dito? Nakita niya si Desmond. Kasi oh, mayroon. Cool nga yan, no? Oh, nakahawakan niya. Alam mo. Ba yung nangyari? Grabe talaga yan. Ayan, mga Izu. Dahil ata sa Izu eh. Dahil sa ata sa power ng Izu. Taka din sa Apple ni ano. Oh, dun din siguro. Dahil dun. Grabe talaga yung bone-chilling talaga. Kasi parang, alam mo yung ano, nung iniisip ko talaga. Parang iniisip ni Ezio na hindi matatapos sa akin yung ganitong laban natin sa ano yung first civilization. Ikaw magtutuloy. Alam niyang parang hihinto talaga sa kanya. Ah, hindi,
hindi hinto sa kanya, tutuloy niya talaga ni Desmond. Tapos parang accept na niya yung fate niya. No? After nito, magre-retire na. Hanggang dito na lang po. Nakita niya si Altair, di ba? Yan, iniwan niya na yung sleeve niya, nabuhay na lang siya ng ano, kaya pa. Ah! Oh, tapos sabay nung nag-ano? Yung ano, yung sa Embers? Ano? Embers? Embers? Pinuntahan siya nung isang ano? Sino ba yung pumunta sa kanya? Spoiler alert, si Shoujun. Shoujun yung si assassin. Tinrain siya. Student niya si ano yung Shoujun? Last student. Koreano. Hindi, ano? Japanese na ito? Si Etse. O Chinese. Chinese? Chinese, no? China. Yun din yung malalaro mo sa ano, Assassin's Creed China. Tapos yun yung asawa niya na ano? China laro? Oh, meron. 2.5 ano, platform, ano? Na ano, 2.5D. Game. Ayun, na-search mo. Mm-hmm. Meron din ano, para Assassin's Creed India, na. Tapos Assassin's Creed Russia. Oh, thank you, wala na, na-fall na. Russia. Grabe yan. Oh, wala na. Wala isang na. Tingin lang ng race. Real? Nine Chronicles. Naka-hood pa yan, no? Paano pag tinanggal pa yung hood? Grabe. So, paano na-discover lang ano, guys? Paano nyo na-discover ano, Assassin's Creed? Yan. Ikaw, tama. Ako sa ano, trailer, nakita ko siya ng ano, 2007? Parang ano. Grabe ah. 2007. Ang traveler. Kinakausap mo yung future na. Wait lang. Punta mo na ako ng time machine. Nang animus ko. Ako actually, nung ano, yung Assassin's Creed 1, di ba? Si... Mm-mm. Yung bumili kasi yung nanay ko ng Xbox noon kasi wala kaming console. May... Nakakuha siya magandang deal sa Australia na parang magkano na lang. Pinadala niya dito. So, nung pinadala niya dito, in addition sa mga bala dun, yung Assassin's Creed 1. So, sabi ko, ay, duplex yun eh. Parang magkaklase kasi tayo. Diba? Parang, uy, na, ano, nalaro ko itong Assassin's Creed? Assassin's Creed. Sabi ko, maganda ko, oo, maganda yan. Oo, sige, ano, buong fanboy si, ano, si duplex nun. Oo, bro, yung ganda nga niyan. Tapos parang, nagulat ako. Ano may ginawa niya? Binigay niya yung bala niya sa akin. Tapos yung two Brotherhood. Brotherhood, Revelations, tsaka three yata. Binigay mo sa akin eh. Kasi natapos ko na yan eh. Buong Desmond era. Buong Desmond era. Binalaro sa akin. Siyempre, di ba? Oh, may bago akong game. Salamat, ED Plex. Ang dami mo ng backlogs. Oo nga, sabi ko. Yung ano nga talaga eh. Kaya sabi ko guys eh, si Papa ED Plex talaga. Mapagmahal yan. Mapagmahal. So, ayun, nilaro ko siya. Tapos parang na-intriga ako sa story. Kaya ako talaga. Saka nung nakita ko kasi yung trailer niya, yung first trailer nung Assassin's Creed 1. Kumbaga na mga hako kasi... Parang siya yung nakita kong concept na parang first na nasa medieval ka, tapos assassin ka, tapos crusade, tapos open world pa. Open world, tapos ganda ng story. Yung story talaga yung nag-ano sa akin. Parang, ang di ko lang natripan dyan sa one. Sa trailer may ano si may Bogan si ano. Oo. Dala sila na ano na ano ng sila mga na critics. Na ano pa daw niya wala ano? Pang may Bogan, Bogan si ano Altair. Sa trailer. Crossbow. Ah may bow. Tapos parang hindi na ano. Crossbow. Tapos ayun wala throwing knife lang sila. Pero tapos, in ano? Fairness guys, ano yung anong tawag dito yung inayos story niya nila. Maganda. Oh, inayos nila yung, ano, pero, yung crossbow. Kasi wala naman talaga nung panahon na yun. Oo, hindi talaga ano sa time na yun.
para cool lang daw ginamit. Oo. Pero ngayon ano na? Ang dami nang lumalabas, may mga unicorn. Sorry, sorry Jess, ano na cut pala kita. Sorry. Dito ko pag bumili ka ng Odyssey ay Origins to Valhalla, may unicorn ka na, may... Oh my God! May flaming sword ka. Na hindi mo in-expect. Oh my God! For the legit? Meron nga doon sa ano, meron nga sa Origins, parang Astral yung ano. Ay sa Origins, sa Valhalla, Astral yung ano mo, cosmetics. Ano ka napunta ka Astral? Pulping ka! Tapos napunta ka Astral. Meron din doon dragon yung eagle mo. Yung bird, yung eagle mo. Aruhin nila, dragon. Merong pero paano nila na, ano yan, nagagawang canon? Parang kunyari, Abstergo, ano lang yon introduced, di ba? Pwede. Lang ba ang, hindi siya Abstergo introduced kasi nagnakaw na lang yata sila ng ano eh. Animus eh, kasi tumatakas na sila, di ba? Oh. Portable na lang yung Animus nun. Portable na yung Animus nun. Ah. Mula, ano, Origin. Takas sila ng takas kasi hinahunting nga sila ng mga Templars. Tapos sila kahit lang, ano lang, ano lang na ano mo, eh. Parang konting ano. Ano, basta DNA lang. Ah! Lang. Konting bone lang na ano. Kasikasin mo lang yung bone. Eh. Pwede mo na ma-relieve yung memories. Talaga, ganun. Ano nga lang, nabutan nila yung sa akin. Mga sa Valhalla, yung grave ni ano, Eivor. Sa labas ng bahay nila, kung saan sila nag animus, nag-set up, nandun yung bangkay na Eivor, nandun yung grave niya, yung punton niya. So, nandun yung sample. Tapos yun nga, si Loki na ngayon, si Masin, na yung gumagamit now. So, parang di nga in-expect na. Parang ironic. Parang na-connect. Ironic yung pumatay sa kanya. Dinirelieve. Sinong buhay sa atin now? Oh, parang ganun nga yung ano niya, yung ending niya. Parang yung na-answer niya. Ano ka niya yun? Hindi mo pa ako ah. Not knowing na pero na mabuhay ngayon. Mm-hmm. You want you. Kalansal ka na lang. Ganun. Pero okay lang yung kay ano kay Eivor kasi nasa Valhalla naman daw siya. Everyday battle. Oh, Vikings kasi. Halos ano, reward na makukuha ng isang Viking. Died a beautiful Valhalla. Death. Medyo kang meet the Spartans pala. Ako naman, inintroduce sa akin ng ano, Black Flag ng Celtic friend ko. Ah! Kaya lulung na lulung ako sa AC. Dahil dyan kay Edward Kenway. Tapos yun nga, adventure po. Kenway! Mga ganun. Yun din, may risk din yun eh. Parang yun yung binalik nila eh. Si Connor kasi medyo tahimik lang eh. Nonchalant. Oo nga eh. Nonchalant. Ano? Tall, dark, and handsome daw. Medyo. Yung pagkakalabas ni Connor, stoic talaga siya. As in, yung kahit may masayang nangyari, bira lang umiti. Ganun. Masyadong seryoso. Pero ano eh? Dahil maraming na ano sa kanya, maraming hindi nagusto kasi parang, ayun nga, para lang siyang... Combat, oo. Oo, ganda siya sa combat. Pero pag personality-wise. Eh, mas maanam pa si Shay eh. Kasi Shay si ano, si Hatem eh. Si Hatem. Mas madami fans, ano? Oh. Sino favorite yung assassin? Best protagonist. Best AC protagonist sa inyo. Yan na hot ba? Takes. Pero mamayan muna yun, boy. De, si Denzel muna ba? And paano ka na-introduce? Wala. Nakita ko lang na ano. Yan. Narinig ko lang itong larong to. Yung Assassin's Creed. Tapos, nung tinry ko laruin, yung pinamatas na ratings, itong 2. So, yun yung nilaro ko. Statistic-based talaga yun, no? Yun nga, binigustahan ko to, tinry ko yung isa, yung Brotherhood. Hindi ko na-enjoy yun. Kaya hindi ko na tinry. Sabihin mo kung bakit ka hindi nag-enjoy. Parang alam ko yung reason. Bakit hindi? Mostly, dun ka lang sa Rome, tapos
ano, yung mga assassination, ano, andali lang. Madali yung lang. Enjoy ko dito eh. May challenge eh. Kaya paborito yung, ano, yung hidden gun kasi may challenge siya. Doon sa Brotherhood, mabilis na lang yung hidden gun eh. Yun yung hindi niya na-enjoy. Ang bilis ng putok doon eh. Oh. Pero at least kapag train ka na ng assassin, nasa-send mo na sila, uy, nakakautas-utas ka na. Well, hindi masaya yun eh. Hindi doon masaya. Hindi doon masaya maging ano, manager. Oo, na napil mo na maging manager, uy, ikaw dito, senior. Ayan, medyo mahirap to. Ikaw, doon ka. Ayun yung mag-senior, boy. No, ang pera, you know? Ayan. Yung mid-level na daw si Denzel. Yung enjoy ko sa gawin dito sa 2, may ano dito yung knight na heavy armored. Kaya gawa ko doon, nakikipagsuntukan ako doon. Tapos pinumubuk ko lang sila. Tapos tinatapon ko sa grabe, katapang katao pala ito si Denzel. Hindi, mabait siya, boy. Pero, hindi siya ano, lethal, ano. Hindi, pinapatay ko talaga. Ginagawa ko din dyan kasi may ano dyan, area na bawal pumatay ng tao. Pero pag binugbog mo sila, tapos binato mo sila ng mataas na lugar, mamatay sila. Tapos walang ano yung synchronization fail. Enjoy ko dito. Grabe. Grabe. Parang ano yun ah. Anong tawag sis? Yung intrusive thoughts. Psychopath. Lang yan, Denzel. Iba pala yung thinking ni Denzel eh. Parang, yung si Spider-Man, di ba? Si, ano, eh. Miles Morales, yung babagsakan mo ng ano kotse. Patay. Pero yung ano, sayang eh kung tinuloy mo lang hanggang Revelations na promise pre. Oh, man, promise. Parang full circle. The book and also Yusuf. Tapos papakita doon yung ano, yung buhay ni Altair. Oh, may mga plus. Kaya nga sa disc na kinokolekta ni ano, ni Ezio during that time. Kaya niya yung mga knowledge and mga teachings ni Altair nandun sa disk na yun. So yun, marerelieve mo yung memories niya. Kaya isa kang kahilingan ko, remaster. Yo, may remaster now sa Switch. Hindi, kahit saan? Kahit saan? Kahit lahat. May remaster lang or remake? Remake lang ata. Parang port lang ata yan eh. Port lang ata. Maganda kung may remake siya tapos ano with the current gen ano. Maganda mo si Altair. Oo nga eh. Kasi hindi na yung ano, hindi na yung English na Altair na parang ano, edgelord. Parang, hey, what are we gonna do here? Talaga ano na siya, Arab. Parang, Yusuf, you take care of this. Oops. The joke. Pero kayo ba? Anong ano niya? Pinaka-impression niya? Kaya niyo ba gaya niyo mga accent? Hindi. Mahirap na yan yung accent na yun. Mahirap. Sa sino? Sa sino? Sa sino? Si Connor, parang medyo monotone eh. Parang, adong, ano yun, parang rest in peace. Ano siya, Native American accent. Give me Charles. Give me Charles Lee. ano talaga yung Assassin's Creed 3? Finding Charles Lee. Finding Charles Lee. Si ano, sige, si ano naman, si Edward, yung best impression. Ano ba si Edward? Come on, lads. British eh. Oo. Oh. Oh. Go, lads! Parang ganun. Okay. Oh, masa ganun. Si... Full sail! Oh, mga iconic lines. Sa inyo ba, ano yung pinaka-iconic line na assassin na gusto nyong ulit-ulitin? Ano iconic line? Iconic line? Kahit kaninong assassin, parang ano yung parang linya na tumatak sa inyo? Ang sinabi nila. Lee! Give me Lee! Hindi talaga yung tatay niya yung gusto niya ni Charles sila talaga. Wala rin tuloy ako mag-isip.
Asasino. Sa ganun, asasino. Asasino. Leonardo. Asasino. Agresca, Timpache. Ganun lang eh. Naisip ka din. Si Ezio talaga yun, no? At least nung panahonan ko, parang ganun yung pinaka, ano? Pinaka... Sige, doon na tayo. Mugbon na tayo doon. Ang paborito niyong assassin. Oo, sa bagay, ganun na nga din, eh. Hot takes na tayo, ayun, guys. Ayun, pagsabot mo na yung Shadow. Ay? Shadow? Shadow? Hindi pwede kalimutan yun. Ay, ngayon pa ako yung parating. Ayoko nga. Gusto nyo, panoorin na rin natin player. Oo. Oh. Ba na yun. Pero, ibang klase yun eh. Hindi ko talaga, ano yung bago. So, bumalik yung ano, binalik nila yung dalawang protagonist, which is similar sa ano, Syndicate. Ay. Tapos ganun din, yung kung yung isa, brawler, tas assassin, dito naman, samurai, saka assassin. So may malakombat na parang Ghost of Tsushima. Tapos may assassin na parang ayaw ko. Parang stealth ata yung babae. Baka ninja. Parang ganun. Shinobi nga siya. Tapos yung isa samurai. So since dalawa yung character, maganda yung kung gagawin nila, kung magpapalit ng, kunyari mag-change ka ng character to sa Shinobi or Samurai. Parang gagayahin na lang yung ginawa ng ano, ng GTA. May ginagawa. Ah, yung wala ni. May cutscene? Oo. May ginagawa siya. Ganyari, si ano, si Samurai, inaano niya yung blade niya. Ah. Tapos si, inaano sa ano. Si babae. Si Nawe. Nasa ano, nasa puno. Ano sa puno? Anong ginagawa sa puno? Nag-ano? Binabantay niya yung target. Ganun. Alam ko wala nang birdie-birdie dito. Ano, yung mga eagle. Ah, balikan ano ulit. Wala. Wala talaga. Wala. Isa lang talaga yung may birdie dyan, Jess. Isa lang yan. Di siya. Tapos isa lang yung kulay. Okay, agad din lang. Yung bird, yung mismong lumilipad, di ba? Yung sinasabi natin. Tama. Yun naman talaga, ito naman pumasok sa isip niyo. Oo, wala naman sinasabi. Tinatanong ko lang. Pero maganda sana kung kunyari, yung pagka-transition mo, kunyari, parang nasa mid-fight ka, parang pag nag-switch ka kay Trevor sa GTA. Oo, pwede dito, ano no, tumatakbo yung ano, Shinobi. Oo, tapos kailangan mong... May mga nag-chase sa kanyang Shinobi din, nakalaban. Maganda. Alam mo, si Yasuke, ano, may nakalaban, may mga ronin siyang nakasalubong yung naangasan sa kanya, tapos hinarangan siya, diba, ganun. Pwede. Pero, mas magaling kung kunyari may option for playstyle ng bot, parang hindi limited talaga kung sino yung character sa playstyle na gusto mo. For example, etong sino ba, ano ba yung pangalan nila? Sino ba yung samurai? Nawe yung Yasuke. Ano? Nawe yung shinobi. No. Si Yasuke yung ano? Shinobi. Samurai. Magaling kung kaya mo mag-stealth kay Yasuke. Tapos kay hindi, ano. Pure ano lang talaga siya eh. Parang samurai, ano, si parang Eevee at saka ano. Hindi ganun ka-effective. Hindi ganun ka-effective. Baka ganun nga din. Kasi galing ka kung na-pull off mo. Baka ganun nga din kaya ano. Kasi di ba sa trailer, parang bigla na lang siya nasa likod nung ano. Nung hinahabol ni ano. Ano ba yun? Yung trailer ba? Wala pa tong gameplay trailer, di ba? Parang cinematic lang lahat. Cinematic lang. So yun yung mga sasabi nyo. Baka hindi pa yung totoo. Wala pa. Ano, nice to have, ganun. Oh, dreams. Ineflex. Sana ganun. Ano ba yung running track natin kay Ubisoft dito? Yung parang sasabihin nila ano, may nakalagay sa, ano, quote-unquote, gameplay.
gameplay. Parang yung ano yun, yung Valhalla. Gameplay trailer? Ah, saan? Parang yung Valhalla tapos sa Xbox Showcase. Nasaan yung, ano, yung gameplay? Yung gameplay? Binigyan lang, walang kwentang cinematic. Tapos, ano yun, yung sinabi nila, parang, ay, hindi talaga siya gameplay trailer. It's a, ano yun, parang binaga nila bigla yung description nila. Yeah. Oh, shoot, mali. Siguro pinagalitan yung ano, yung social media. Oo, oh, yung PR team, GG sila. Ano kayo? Cinematic lang yan. Ayun, parang gameplay cinematic. Parang binago nila. Pero, cinematic pa rin eh. Pero, nasa yung word ng gameplay? Nasa yung gameplay? Nakakatawa. Kaya maraming na-hype. Kasi nga gameplay nga. Nag-expect ng parang may clips na katulad ng Ghost of Tsushima na slash-slash. Mga ganun. Pero ay, yung nakakatawa pero naman dito. Sana, ano eh, pagkatapos ng cinematic trailer, tarang okay, may ano. Na, kunyari, magpapalit yung ano, silang dalawa. Ubisoft nga pala. Magdalimang scam. Yeah. Yun, alam mo yung nakakatawa pa dito, ni one up pa nila tong si Shadows. Alam mo yung ginawa. Parang ano, diba, after the trailer, biglang, oh, sige, pre-order na, tapos ito na yung price. Lahat yan, lahat yung mga laro ngayon ni Ubisoft. Kasi kahit yung ano, yung Star Wars, ano, Outlaw, pinakita Outlaw agad nila yung ano eh. Yung pressure eh. Parang, eto na, sige, bilhin nyo na. Kahit wala pang gameplay. $100. Alam nyo pa yung pinaka-peeve ko ngayon kay Ubisoft. Yung may exclusive mission sa pre-order. Like, what the fudge? Ang sad. I know, may story mission din siya eh. Parang ganun eh. Additional mission. Tapos parang, gine-gatekeep nyo under a price. Yung, under a, ano, in addition sa laro mismo. Yung, itong pre-order bonus. Ginawa nila si Valhalla, alam ko eh. May mission doon na, may isang character na may bear. Parang berserker yata siya. Tapos ma-ano mo siya sa ano mo yun, no? Sa crew. Actually, ano, ang nangyari dyan, di ba na, ako kasi binili ko, ano yung Ultimate Edition nga nung Valhalla. So, nalaro ko siya. Wow! Ang ginawa nila, after a year yata or two, ginawa nila available yun, yung mission na yun, through Ubisoft Connect, pwede mo siya i-redeem gamit yung mga Ubisoft mga coins. Points mo. Kahit so, naman din yung ano sa Mirage eh. Yung 40 tips. Pero parang nag-gatekeep pa din. Gatekeep talaga, oo. Kasi bibigyan ka ng chance na malaro siya, pero not now. Patay na yung hype ng game. Ganun. Parang bumalik yung hype. Diyan pa nga lang sa ano, diba? Yung may 3 days advance ka para malaro mo yung ano. Actually, para yan sa mga ano talaga stream. yun naman yun. Advantage ng mga ano. Nag-purchase na maaga. Pwede lang pagkakitaan. Kasi syempre, may mga curious na. Uy, bibiling ko ba ito? Ayan, panoorin ko muna yung stream na ito ni ganito, oh, ganyan. Ganyan. Hindi purchase na maaga, Jazz. Yung may pera. Oo. Oo nga naman. Kasi kahit na may pera ka na $60, walang wala siya sa 100 utang. Lang yan na yan na season pass 3 days early. Grabe ngayon. Binoboost ba nila yan na quadruple A game din yan? Parang hindi. Ewan ko. Hindi. Wala. Yung quadruple A nila ata pag matagal, sobrang tagal. Yung development. Na-cancel ang nagbago yung direction na ilang beses tapos nagbago-bago yung game. Yeah, ganun ka-hype yung ano eh. Shadows. Kasi marami nga nag-expect after ng Odyssey, Japan team na yung Assassin's Creed. Ito lumabas Ghost of Tsushima. No, nawalaan sila. Ang mali pa nila. Nawalaan sila. Nawalaan sila. Kasabay nun God of War. Tingin mo lalabi lang ano? Easy balala sa God of War. ganun nga, no? So bagay. Ano, bad decision yun, bad marketing. Natunan na nila ano eh. Yung
Japan. Para ito pa na nakasabay sila sa Ghost of Tsushima. So, Game of the Year din Ghost of Tsushima na, no? Nominated. Nominated lang. Hindi, ano ba yung year na yun? Balala? 2020 Balala. Hindi yung Tsushima. Parang iba ata yung nanalo eh. Breath of the Wild ata. Ah, oo. Legend of Zelda. Ewan ko, sino ba? Denzel? Si Denzel. Ang knowledge map. Game of the Year? Game of the Year nung panahon ng Tsushima. Tsushima? Or na-nominated ba siya? Parang alam ko nominated siya pero hindi siya nanalo. Oh, alam ko wala yung... Pero kung nominated siya naman yun. Hindi siya nanalo ng Game of the Year. Kung nominated na, di ba, para may Game of the Year edition na. Pwede na sila. Kahit na hindi naman sila nanalo. Alam ko parang ganun. Nominated ano ka lang. Parang? Ano? May ano, Game of the Year edition. Ano ba yun? Anong ano? Minsan, kompleto siya. Yung mga DLC. Mga DLC, tsaka para may additional, ano, na stuff, ganun. Nadagdagan nila cosmetics. Yung Ghost of Tsushima? Tsushima? Ano? Game of the Year nominated siya ng ano? Ng 2020. Tapos nanalo siya ng Best Art Direction tsaka Player's Voice. Yun lang yung sa panlunan. So, ganun na nga. Sino yung nanalo nun? 2020? Ng Game of the Year talaga. Game of the Year 2020. Well, there is Last of Us. Last of Us. Yung pala yung parang okay, yun ang banad. Yung mga na, ano, yung mga gamer. Parang ako rin, nabuisit ako yun. Luto. Question nila. Oh, that Hades manalo eh. grabe no? Siguro parang nadaan sa pera ni, ano, Naughty Dog. Actually, yung game of Naughty yung... Dog. Yung mga game awards din kasi parang pag nanonood ka, nanonood ba kayo nun? Yearly ng game awards? Minsan. Ano siya yung commercial? Commercial siya ng mga game. Commercial. Gameplay. Oo. Pera-pera lang. It's not about the developer talaga eh. Actually, yung mga, ano nga eh, may nagalit yung last game of the year, no? So, tangent lang tayo ng konti. Yung ano, yung Sea of Stars. Kumbaga parang, ano, inano lang na best in the game, tapos tinawag lang. Tapos di man lang inano yung mga creator na, uy, nanalo kayo, message kayo. Tapos nagsalita na agad yun. Okay, next ano, award, parang ganun. Diba? What the fuck? Di man lang pinasalamatan yung effort ng indie game company. Eh, wala kasi daw pera sa indie game eh. Ay, pagka AAA ka. Parang ano, Denzel, ano, ano mo sabi mo? Wala daw kasi yung pera. Naka 1 million, ano ka na, sales ka na sa Steam. Kasi ibang platform. Di, milyonaryo ka na, tas malit pa yung team mo, di, yun, makuha mo lahat ng pera. Gawa ko ulit ng ano. Eh, ito daw eh. Another IP. Hindi mo kasi daw binayaran si, ano, si sino yun? Nagsiset up ng mga GOTY. Kailangan may bayad para makapag-speech. Pag wala kang speech package, wala kang DLC nun. Hindi ka pwede mag-speech. Dina-unlock yung privilege award. Parang, privilege award speech okay, edition. Hindi mo binili yung Ultimate Edition, yung basic ka lang. Manonood ka lang. Manonood ka lang. Ito lang yung award mo. Award talaga ito. Yung privilege award. Oo. Tala yung award mo. Sige, okay na yan. Next na tayo. Next. Tala yung ano, si Jeff Keighley, yung nag-host ng Game Awards. Ayan. Bago kasi siya naging ano host nun, ito yung famous siya. Dito siya famous. Sa ay, Mountain Dew. Doritos. Sa Halo. May promotion kasi yung Halo 4 na ano, Mountain Dew Doritos. So, naging meme yung sa gamers, yung Doritos, saka Mountain Dew. Dahil sa kanya. Siya yung nag-ano ng the gamers diet. Pero yan. Ano ba? Balik na tayo sa Assassin's Creed. Hindi. Masyado. Masyado ulit.
masyado, may isa pang ano, di ba? May drama ba dito? Na isa. Na hindi yung kay Yasuke, yung ano, historical accuracy. Accuracy. Marami kasi may sasabi, si Yasuke daw is retainer lang daw siya, hindi daw siya samurai. Ano ba yan? Ano yung ng retainer? Hindi ko din alam kasi. Pagkakit dito ko sa retainer, parang nakapangalaga lang, gano'n. Kung magaya, pag samurai ka kasi parang mataas yung katungkulan mo sa ano eh. Japanese, parang malupit yung owner mo. Hindi ko mag-get yung si Yasuke, black siya? African. African. Na parang, di ba, uso nga yung explosion. Lazy lang. Uy, easy. Hindi, magkano, tama naman. Sorry. Ano ba? Ano ba sinabi ko? Ano lang ako? Si Denzel, medyo, ulat lang ako, sorry. Pero ito ang matama. That's correct, my friend. Nagano tawag nito? Na, siyempre, uso nga exploration nun. Mas alam ko parang slave yata. Ito. Maraming magsasabi, ano siya? Yeah. Slave. Tama ba? No, weird. Hindi ko alam. Talagang... So, either slave siya na naging retainer or slave siya na naging samurai. Yun yung ano. Talagang ngayon ng mga fanbase. Na bakit kukuha ka ng ano, ganito, ganitong... Oo nga eh. Ganitong character na ano. Mas gusto pa raw nila na ano? Mas gusto pa raw nila na Japanese ito, yung, mismo. Mag-create na lang ng Japanese gani Sakai, mag-create na lang ng Japanese character na random, parang sinawi, ganun. Na samurai talaga. Character naman talaga, no? Assassin's Creed naman talaga dati. Hindi naman nag-exist talaga sila Ezio eh. Pero nag-exist sila Leonardo da Vinci, yan. Kumbaga, ito lang daw yung pinaka-first playable historical figure na talaga. Kaya nag-spark siya. Parang inuuna kasi ng Ubisoft and DEA. And DEA? Drug Enforcement Agency? Ano yan? DEA. Hindi ko alam eh. Pero ang weird lang talaga. Tuloy. Ako rin medyo maalat yung ano ko. Parang lahat na lang nagiging ano. Ano yan? Culture appropriation. Parang ano din dyan. Parang may company din yung ano ba yan? Sweet Baby Games. Ginagawa nila talagang yung mga companies pinapa parang kinoconsult nila tapos pinapalagay nila ng mga diverse characters kahit hindi masyadong needed. So, tsaka hindi historical accurate. Oh, parang ganun. Well, hindi naman pero, historical accurate yung Assassin's Creed pero ngayon parang pero kahit pa paano may element pa din eh. Oh. Parang may agenda na na-push dito eh. Weird. That's our only... Mga executive talaga. Ano, attempt lang naman namin to guys. Hindi naman to ano. These are just our opinion. Pero ano, wala pa namang kahit ano sa Assassin's Creed Shadow eh. Baka maganda naman ipagka-introduce. Tingnan naman natin kung okay yung gameplay. Ako naman ano, hinahanap ko naman yung gameplay tsaka yung, ano, yung story. Sa gameplay naman talaga yung ano yun eh. Ako story tsaka ako, gameplay. Ako inaanap ko, mas focus ko yung story kaysa sa gameplay. Kasi tsaka parang kung paano i-integrate siya ulit sa ano sa modern. Tsaka sa history. Kaya, alam mo ba kung bakit magaling yung historical facts ko? Dahil dito eh. Ilan ng grade mo nung, ano, nung history ka? Oh, history study. Nag 99 ako sa isang exam noon. Alam ko kasi lahat ng ano. Pero maano natin talaga sa history kaya bukas, nung please. Na ay wag isa bukas. Kung ano. Sa script. Pwede was that. Pero wag lang yung bago. Ayan, ano ako, hindi ko talaga wala akong cartoon. GG ako dyan. Pero yun. Pangalang origin. Okay. Parang yun, parang yung mga Ubisoft game, parang naano ko tuloy mag, ano, mag-pre-order.
Sinusuportahan yung mga yung devs sana eh. Eh wala eh. Walang gameplay. Eh wala eh. Eh wala eh. It is what is it. It is what is it. Parang ayun yung catchphrase natin dito sa podcast. Like, it is what it is. Episode na to. It is what it is. Okay lang ba, Jazz? Yun intro sa ano, intro sa ano yun, second episode. Tapos yung outro na, outro muna sa first. Outro muna ng ano. Magka-plug uli. Oo, oh, actually, ganun na. Oo nga. Oh, sige sige, plug na lang ulit. So, i-ano na lang natin, i-cut mo na lang kasi parang hi mga geeko, sorry mabay episode. Magganan tayo. Tapos parang anuhin ko na lang intro ko, plug mo, outro ko ulit. Right? Sige. Game. Parang ang lalit ng hilingan. Sino yung ano mag-intro? Ikaw? Ano na wala. Sige sige sige. So, pero ikaw na naman sa intro. Ayaw magana. Intro. Mamaya. Intro sa second. Second part. Kasi diba outro, tapos intro, i-record natin. So, game. Game already. Ready. One. Alright. Two, three. Alright. Hello mga geekos. So, pasensya pala. Humaba ng sobrang episode. Di na namin siya in-expect. So, what we will do is ihatiin namin siya sa dalawang episodes. So, given na ganun siya, isend muna namin out yung plugs namin. So, parang ADplex, paano nga ng plugs ng... Ano, so, pakita mo ulit ang ating ano, Patreon. Yan, no, diba? Yan. So, yan, pa-support sa aming Geeko Alam. Oh. Para tuloy-tuloy ang inyong listening. And, andyan yung ating mga uncut videos na makikita nyo dyan. No? At, syempre, makikita nyo na agad yung mga... episode na na-record na namin agad and support us on the streaming platform or podcast platform na gustong-gusto nyo, major platform, no? Na makikita nyo rin sa description down below and or kaya dun sa Linktree namin. Yan, makikita nyo ngayon. Ngayon? Yo? So, support nyo rin si parang ADplex. Diba? And nandiyan siya. Andiyan din Linktree, so Twitch, YouTube, and may sarili ka din Patreon. Right? Yes, ang dami niya, no? Alam mo, may Twitter pa yan. Grabe naman yan. At yung social media stuff. So, yun. That's for ADplex sa akin. Reddit Stories Philippines lang. Facebook, Twitter, and TikTok. Pakita mo na yung ano, please. Yun, o. Oh. Yeah. Yun, it's a big day. Yun. Google nyo na lang. Big day. Google nyo na lang. Alam nyo na yan. Yeah. Alam nyo na yan. Okay na, talk na si Denzel. Pero, yun nga, Weekdale, check it out. Search nyo lang sa Google, makikita nyo na agad yan. Right? Si Jazz, promote na namin yung Just Jazz. Just pa rin. Just pa rin. Pwede naman yung ganoon na yung ano mo. Yung brand Just pa rin, oh, di ba? Just pa rin. Parang Kiss pa rin and ya capsule. Yun. Mapagmahal. Just mapagmahal pala eh. So ang worst din. Most class mapagmahal number 10. Most. Pero ayan guys, thank you so much for listening to this part of the episode. So, next namin na episode, is sure na yung part 2 nito. Tsaka yung next pa nun is the, what do you call this? Yung across the consoleverse episode namin after that. So, marami pa kaming stuff in the pipeline. And yun lang. Ako nga pala si Adko, kasama ko dito, si Papa ADplex, producer Denzel, and si Jazz. And kami ang Geek Ko Alam Show, guys. Thank you for watching. Take it. Bye, Eagles. Bye. Geeko Alam.